Ladies and gentlemen, get ready to dance. Get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Kaya huli yung galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Ang tawag dyan, demokrasya. Kaya huli yung galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Kaya huli yung galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Ang tawag dyan, demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. Kaya huli yung galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Ako may-ari ng salimutan ngayon. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Ang tawag dyan, demokrasya. Ako may-ari ng salimutan. Ako may-ari ng salimutan. Ako may-ari ng salimutan. Ako may-ari ng salimutan. Ang tawag dyan, demokrasya. Ako may-ari ng salimutan ngayon. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Tinanganak ha, pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Yung vibrator ng sanlibutan. Ang tawag dyan, demokrasya. Ladies and gentlemen, get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Hello everyone, good evening and welcome sa isa naman nating live stream. Nagbabalik sa inyong harapan ang nangiisang anak ng langit. Ay, joke lang. Hindi pala ako yun, si Pastor pala yun. Easy. Nagbabalik sa inyong harapan ang may hawak ng vibrator.
Ay, hindi pala ako. Si Pastor pala yun. Easy, easy. Welcome po sa ating live stream, Direk Preda. Ano na? Easy, easy. Kasi, ano ba yan? Ang dami ko kasing iniisip. Pasensya na kayo, ha? Tawag dito. Alika na, mag-like na kayo. Ito nga pala yung lingkod, si Direk Preda Valera. At mag-type action na kayo at titirahin ko na kayo sa bate. Kaya mag-type action na kayo. Let's go, sa go. At syempre, welcome natin ang bonggang-bongga ating mga kaeksena. Nandiyan si Fiona Marilyn, si Hilda Reyes, si Ben Tagus, at si Ellen Deloria, Josephine Ligay Arabilla, at kay Arlene Caro, Infinity Love, hello po. At kay Kabogueras, moderator daw, hello. At kay Aljo Ramos, Daisy Taglay, at Mary Marie Escanilla, Nosperato, William Torres, Jean Cohi, Pucci, hello. At kay Nonoy Rivida, Sweet Escape, at Olympia Aquino, Edwin Aribe, Cell 2730. At nandiyan din si Tom Teresa Tan, si Ryan Dog, at si JP Presto, Leia Marian, Melanico, Sweet Escape, Aljo Ramos, Pachuchay, Imelda Navarro, Kabatas 143, at nandiyan din si Teacher Celine, Ryan Lim, naman nagkatalon-talo na. Jean Cohi, Risa Samson, Mama Bird, Sweet Escape, Michelle Manansala, Arnold Lopez, at kay Gerardo, at kay Music Ride, Kwentuhan Musikero, at kay Connie Diaz, Robert, Don, Travel Adventures, Tulala TV, Beltran Dalen Jr., Jeanette, GSC, Derek, Derek Ko TV, at kay Miss Marie, at kay Rally, si Carlinga, no, ano to, Nilofar De Leon, at Marabic Pinpin, Maki Doctolero, at Imelda Navarro ulit, at kay, sino pa? Nelly Bill o Nelly Bile, Dennis Tan, at kay Cheyenne, hello, at kay Joyce Rachor, at Ruby Ann Borromeo, Tweety Gian, at kay Miss Marie, Jamalin Perez, Doris Sese, at kay, ano nga, Alexander Mercado, at Angelina Lerio, Nas M, Corazon Ramos, Stephen Carbonilla, Sharon Donato, at kay Kelvin Oloroso, ayan, ang bilis mo, oo nga eh, Ellen Delore, at kay Rodeline, at kay Ellen Go, Yuna, Yuna Anika, at kay Atab Spank, hello po, at kay Rob Kenrobeso, at kay Army Ragadio, Mary, o Mary Lou, at kay Mavix SA, at kay Da Heartbringer, hello po, at kay Beron Z, at kay sino pa, Lizzie Pebbles, at Ruby Del Rosario, kay Aizen, Jay Grosen, at kay Abic Guerrero, Angelina Lerio nga, at kay Obscure, at kay Pinoy Cooking Buninay TV, kay Moon Kitamis, sino pa, si Hot Fire, yung mga nabati na, wag na magpaulit-ulit! Hindi ako matapos-tapos! At nandiyan din si Maylin, at saka si Christian Reyes, at si Pumipiyok-piyok, at si Corazon Ramos, at si Trece, at nandiyan din si Ampas Lupang Patay Gutom, at si Bon.com, hello, at kay syempre si Daisy Taglay, at si Mark Brian Bautista, at kay Hayton, at kay Sara Mariano Marikit, hello po, Pina Tamayo, ayan. Yung mga nabati na, stop na muna, yung hindi pa nababati! Oh, at nandiyan din si Alexander Marcos nga, Gregorio Tan, Sunny Cabanes, at kay Marjo Villamor, at Josephine Dumlao, at Gianini, hello po, at Nonoy Ribada ulit, at Dennis Tan, Mayuri Salvio, at Lula Lay, at Mini po, at kay Lizzie Pebos, Jesse G, Neslen Truly, at kay Butchukoy, at kay Remy Rumbawa, at nandyan din si Yam Sarap, at si Daniel, at syempre nandyan din si Maria Luisa Art School, at Lovely Rain, at Ria DM, at ano to, Kakwami, at kay DM Channel, syempre pa, at kay Ma'am Payap Kim, good evening po, at mga kabugeras daw, at kay sino pa, Maria Rupino, Rodel Arisapa, Marlon Ramirez, at kay Julieta Taba ano to, Tabernilla, at kay Viola Pay Corpus, Yuri, at Transram, natapos din. Hello po, hello, 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 hello. Oh, yung mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo kung ayaw nyo pindutin ko yung vibrator. Easy, easy. Oh, di ba, Daniel, at simpleng ka-provinsyana, hello po, at sino pa? Oh, ano, ano na, ano na? Rap Rod TV, hello. At Edgardo Gomez Jr. at Hard Z, hello. Magandang gabi at welcome sa ating live stream. Nandiyan rin si Emilio Labio, si Dennis Tano, si Patrick Witch Kid, hello. Si Fatima Miguelio, hello po. Shoutout lang, hello. Oh, ha. Maria Maldita, hello po. At sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-like, please, pakilike lang po. Nida J, hello din at welcome sa ating live stream. Sino pa, sino pa, sino pa? Kayden Lopez, welcome, welcome, welcome. Easy, easy. Nakakaloka kayo, ha? Kaya, kunin yung galitin ng anak, ha?
pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Oh, yan ang nga ba sinasabi ko eh. Hello din kay Ellie Julian at kay Lindsay at kay Lowellyn Manuel, Miriam Rupino at kay sino pa? Andan ko na nabati ha. Oh, sino pa? Oh, Jesseline Apan, Pahabol, Kenneth Villarosa, Arceo Direk. Tinitripan mo na naman ako sa runa ka 21k views na ako doon. Saan? Saan? Direk, tinitripan mo naman ako sa runa ka... Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, Kenneth. Ayusin mo nga. Ron's Gaming at Denver D. Plus, ano to? Plestado, hello po. At kay Sunny C. Oh. Sino pa? Rain Marasigan, Direk, gabi. Gabi na LS mo, pero okay, game na game. Ayaw nyo ba? O tigilan na natin to. Ayaw na ni Rain Marasigan. O, tapusin na natin yung LS. See you again guys tomorrow and have a wonderful evening. Ito po ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Bye! Charot. Charot lang kayo naman oh. Oh, sino pa hindi nababati diyan? Sweet the ano to? Beat. Hello po. At kay sakto ka sa pero sakto ka na ano daw? Sakto ka pero sakto na. Oh sige. Sino pa? Jay Alitin, hello sa iyo at sino pa? Sino pa? Oh, si Dean, hello po at sino pa? Pa-shoutout daw si Joel, asawa ni Arlene Caro. Hello po. At tawag dito. Sino pa? Dalian nyo. Vincent Lenoel Diaz, shoutout po ha. Jay Grosen, lakas ng trip ha. Ano ba kayo? Hindi mo kayo mabiro? Oh, Tutsi, hello. At kay Ruby del Rosario. Ayan na nga. Oh, sino pa? Ruby, hello. Pabati daw sa asawa ko. Nakikinood din kasi siya. Hello, sino ba yung asawa mo na yan? Pakailamero yan, ha? Easy. Charot lang, joke lang. Oh, sino pa? Oh, Bina Martin, hello po. At Marie A. At kay Zen AIJC. Oh, Ryan Lim. At kay Jimpy Presto, hello po. Oh, Psycho Mantis, Pepe Malonzo. At kay Catherine Tanimoto. Direk, pabati po sa husband ko na si Keshi Tanimoto. 58th birthday niya po from Okawa, Japan. Happy, happy birthday, Mr. Keshi o Kaishi Tanimoto for your celebrating 58th birthday. Happy birthday. Sir, Mr. Keshi nakalimutan ko. Basta, harigato gozaimasta, gumastos ka. Charot lang. At nandiyan na rin si Hamilin, o ano ba to? Gemalin pala, sorry. At si John Skiko, ano ba yan? Nakakaloka kayo. Sino pa? Sino pa? Oh, alak lang kamote, oh. Wait lang. Alright. Oh, sino pa hindi na mabati dyan? Oh, yung hindi mababati, huwag na muna magtatampo, ha. Abutin tayo ng bagong taon yan. Oh, Vicky at Josepino Bitana, Maria Thompson, Nick Padual, hello po. At Rosbel Manyo at kay, sino pa? Oo, yan na. Si Jing Florento at si Bong JB Paul 77 TV. Hello din. Tapos, pagkatapos ko kayong batiin, lalayas kayo? What the fuck? What the fuck? Alam nyo yun ang problema sa atin dito eh. Sa totoo lang. Diba? Yung iba sa inyo dito, sinasamantala nyo. At inaabuso nyo. Ang alin? Inaabuso nyo yung pagbati ko. Bakit? Porket ba mahilig akong bumati dito? Hindi nyo alam na papagod din yung bunga nga ako. Ha? Ang sakit lang eh. Ganun ko pinahalagaan ang pagbati ko sa inyo dahil sa demokrasya. Tapos lalayasan nyo ako once na mabati kayo. Lilipat kayo doon. Lilipat kayo dyan. Lilipat kayo doon. Manggagamit kayo. Hindi na kayo naawa. Like lang pinagkakait nyo pa. Tapos masama pa loob nyo.
Gusto niyo subukan kayo kay Pastor? Simula ngayon, magdedemand na ako ng 17 sets of commandments. What the fuck? Charot lang. Oh, sa mga hindi nabate, huwag mo muna magtatampo. Sasampalin ko kayo dyan eh. Hindi tayo makapag-umpisa. Gagahan nyo kasi. Okay? Sa lahat po nang nandito, shoutout po sa inyo at shoutout po sa lahat ng mga kabatas natin with Attorney Libayan at Kayubi with Attorney Claire. At maraming salamat din, Fiona Marilyn, kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. At syempre, binabati po natin lahat ng mga bago at ating mga lumang solid supporters, subscribers, follower. Maraming maraming salamat po. At isang maraming maraming salamat din po sa lahat ng mga kababayan nating OFW at lahat ng Team Replay. Maraming salamat po. At sa ating mga kabugeros na nandito, Jack Constantino, Daisy Taglaino, Spirato, Erica Matsumoto Gani, at si Maria. At sa lahat ng mga bago nating moderator, nandiyan si Kaisen, at lahat ng mga Blue Jan. Maraming salamat po. Okay? Direct March 11 birthday ng anak ko. Pag-greet po si Edsel, name niya. Advance happy birthday, Edsel, from your mommy, Jing Florento. Have a great and wonderful celebration on your birthday. Happy birthday. Padala na kayo ng pansit. Di ba, Aileen Drew? At syempre, shoutout po kila Sir Robert Ramos, kila Ma'am Terry, at kay Rabon Gardose, Mama Lucy Maka, Mama Rhea Nancy Maru, at syempre kay Ma'am Therese Hellman, Ma'am Leonor Won, at kay Mami D, at ang ating mga original Spice Girls. Nandyan si Mama Mi TV na nagsiselebrate ng kanyang birthday, at nandyan din si Tita Hilda Enriquez, si Malditang Lola, at si Tita Edita Yamaguchi. Maraming maraming salamat po, at maraming salamat din kay Ruby. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Mga kapatid, mga kaeksena, ang ating pag-uusapan sa araw na ito at ating bibigyan ng reaksyon, opinion, ang nangyaring press conference mismo. Ano daw? Direct pa sample ng Always UMD. Naku, hindi ko may pe-play yung tugtog nung copyright yun. Team Pacquiao, MC Smile, maraming salamat. At kay Rain Marasigan, ito na lang kalma kasi hindi pwede yun. Maka-copyright ako, ha? Oh, salamat sa inyong dalawa. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ay, Team Pacquiao, shoutout sa inyo. Hoy, MC Smile. Para may naaamoy ako, ah. Salamat. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Thank you po. Okay, sisimulan na natin, mga kaeksena, ang ating bibigyan ng reaksyon, opinion at ating pagpipiestahan yung press con ni Senator Risa Hontiveros. Okay? At syempre, babago natin puntahan at dumako tayo doon, makatawa ka MC Smile lang. Audi Lennon, hello. At Ace PC Vlog, hello po. Bago tayo dumako doon sa mismong topic natin, ay meron tayong papanoorin iba pang video syempre at balita. Idagdag na rin natin, mga kaeksena, ang kapal talaga ng PES. Nino, nito, ang tawag dyan, demokrasya. Meron siyang hinihiling sa Senate President. Kasi last day na yata ngayon, o bukas pala, last day na bukas. At kapag hindi nakakabuo si Robin Padilla ng sinasabing pirma dap ni Alvarez, maniwala ka. Oh, anong mangyayari kay anak ng ano? Si Mang Canor, 'di ba? Oh.
So talaga yun, papanoorin din natin at bibigyan din natin ng reaction. So before that mga kaeksena, magbalita muna tayo ng mga maiinit na balita ngayon. So ano pang ginagawa dyan? Tayo pa action na and let's start! At sa mga gustong order ng ating t-shirt at hoodie, mag-message lang kayo sa Direct Freddy Valera Facebook page para sa inyong mga orders. Maraming salamat po. Jimmy Rosario, maraming salamat sir. I think you're first time here ba? Pero kung hindi man kayo first time dito at ngayon lang kayo na nakita ko, salamat po sa inyong suporta at thank you very much. Dahil dyan, kalma lang tayo, Sir Jimmy. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Alright, let's start. Mga kaeksena, nako, ngayong araw na to, mainit na init pa, mga kaeksena. Ay, nako. Alam niyo naman po yung trending na daga, di ba? Una, isa. Sumunod, pangalawa, yung nagtatakbo sa mismong gate ng ano, nang naiya o oh, di ba Prince DLC, wait lang ha, may utang ako ha, kalma lang ha. Ngayon naman mga kaeksena, tatlong daga. Lagi ako nanood sa ay maraming salamat Sir Jimmy ha, kasi hindi kaya yata nagko-comment o hindi ko lang nakikita, no, pasensya na po ha, huwag po kayo magtatampo sa akin, bakla lang. Ngayon mga kaeksena, alam naman natin na hindi maganda sa isang paliparan, di ba, laar ni Chua, ang may daga, may ipis, may surot. Okay? But gayon pa man, mga kaeksena, itong ganitong pangyayari ay meron talagang may laman. Easy. Ay meron po talagang kapalpakan. At hindi ho natin pwedeng itago porque tayo po ay pro-government at maka-PBBM o vlogger ng gobyerno, sabihin na natin. Hindi ho natin pwedeng itanggi ito na may mali at pagkukulang. Pero hindi ho natin pwedeng agad maisisi ito sa presidente kagaya ng ibang mga alipandas na mga vlogger dyan. Di ba? Prince DLC at Jacqueline Manaloto at RJ. Hi, Dre, kakaligo ko lang. Game ka? Oh. Game saan? Uy, grabe ka ha. Kumalma ka nga. Kakaligo mo lang. Ang init mo na agad. Diba, Prince DLC at Jacqueline Manaloto? Ikaw talaga, RJ, ha? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba? So, nagbigay na ako ng komento about dito. Hindi ho natin pwedeng pinpoint agad na si President Bongbong Marcos yan. May mga inatasan po sila dyan na sekretary. Yun, pwedeng banatan yun, sekretary dyan. At yung mga namamahala pagdating sa mga alin, sa mga cleaning, housekeeping, mga pest channeling, mga ganyan. Sila ho ay merong kapabayaan. At meron pa rin tayong dapat sisihin dito. Alam nyo kung sino? Tayo mismong mga kababayan natin o tayo din mismong mga Pilipino. Ang tawag dyan, demokrasya. Bakit, Direk? Aminin man natin o hindi, may mga kababayan tayo na talagang burara. Talagang mga walang disiplina. Alam naman natin kapag tayo'y nagtiwangwang sa lababo ng pinagkainan at yan ay hindi mo hinugasan, hindi mo pa inawawan o hindi mo pa binanlawan, magkakaroon yan ng alin. Pwedeng ipisin yan, pwedeng dagain. Ang maruming lugar ay madalas pinapamugaran. Hoy, kumalma nga kayo. Pinapamugaran ng mga peste. Oh, sa madaling salita. Kaya ngayon mga kaeksena, ipapakita ko sa inyo na dapat, kumbaga lahat tayo may kasalanan dito sa paglabas ng daga. Diba? Ilagay natin din sa konteksto na wag lang nating sisihin ang isang ahensya. Bagkos, tignan natin ang both sides. Anong sides ba yan? Basta, pakita ko sa inyo. Dennis Palenyo, hello sa'yo ah. Oh, tuloy natin. Tawag dito, wait lang. Oh, yan na nga. Panoorin nyo to, yung bago. Kasi tatlong daga daw. Oh, mga magtutropa. Kasunod ng dagang tumatakbo, sa gitna ng mga pasahero sa... Anong dagang tumatakbo? Anong gusto mo? Lumipad? What the fuck? Ate naman! Diba? Love 1, 2, 2, 1, and co.
May dagabang ano? May dagabang nagbumunwok? May dagabang lumilipad o nagkikripwok? Ikaw talaga oh. Naiya, may mga panibagong daga na nakita na naman. No, nako. At tatlo pa yan. Nagsama-samang tila pinagpapiestahan ang mga basura. Magtotropa kasi sila, mag-ano sila, out of the country. Ang tawag dyan ano? Ang tawag dyan, demokrasya. Demokrasya yan. Huwag niyong pinapakialaman yung mga daga, sabi ni Robin. Nakatutok si Chino Gaston. Oo. Oh. Oh, post kayo ng post. Anong hindi magkakaibis at daga dito sa airport? Oo. Oh. Oh, tignan nga yan. Oo. Oh. Aminado ang ilang biyahero. Eto ah, hindi naman tayo sa nanguhula pero parang gano'n na rin. Ako hulaan ko yung OFW lounge na yan. Siguro mga tagal-tagal niyan ang ano dugyot na niyan. Kasi ano eh, may mga kababayan talaga tayong hindi walang ano, walang disiplina. Alam niyo 'yon? Mikey, ito talaga kasiraan sa bansa natin eh. Ano alin direk? CR. What the fuck? Agree ba kayo? Dito sa bansa natin, kahit sabihin mong malls, kahit sabihin mong hotel, hindi ko nila lahat pero kadalasan ang pinaka-weakness natin talaga dito sa mga ganyang klaseng pasilidad, sa kanyang mga ano, yung mga CR dugyot. Pero dito, bambalik tayo sa Naiya. Kitang-kita nyo po kung gaano kabalahura yung mga kababayan natin. Airport na yan ha. Di ba Anel? Anel, may utang ako. Wait lang ha. Demoratsya daw, sabi ni Don Robert. May ilan din talagang walang disiplina pagdating sa pagkakalat. Oh. Kaya nga sa viral video na ito, nakuha sa Naiya Terminal 3 nitong Martes, napatalon, napasigaw, at napaakyat sa upuan ng ilan nang ang ilang nabulabog na peste naglabasan. Oh. Sa isang sulok naman ng Naiya 3, isa, tatlong daga ang dalawa. Lumabas sa butas. Oh. Kuha naman ang video na ito nitong Biyernes lang. Ang tatlong daga, tila pinagpiestahan na ang laman. Oo. Ng nakak... Ay, pasintabi po sa mga kumakain ha. Nasabi ko yung CR. Basta may utang ako sa'yo, Anel, wait lang. Okay? So, dito kitang-kita nyo naman. Ito na lang ha. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa din kung bakit tayo nasasabing walang disiplina. Lalo sa mga pagdating sa hygiene. Fast food. What the fuck? What the fuck? Fast food na lamang eh. Iiwan pa. Pwede namang idiretso tapon yun. Kagaya ng ginagawa ng mga crew ng mga fast food chain, di ba? O, anong ginagawa natin? Imbis na itatapon mo na lang, o kaya pwede namang diretso mo na doon. Iyan mo na yan. Binayaran naman natin yun eh. Bayad naman sila dyan. Like ka na. What the fuck? Hindi ko pinagyayabang, pero sa Korea, yan na naman, Korea ka na naman. Direk, eh, anong gusto sabihin ko? Sa Israel, hindi mo na ako nagpunta ng Israel. Sa Korea, mga kapatid, doon, matik yun. Ikaw mismo magliligpit. Mapakapihan man yan, mapakainan man yan. Pero pag restaurant, ay iba na yun. What I mean yung mga ganitong fast food pa lang, malalaman mo na eh. Kung may mga disipline eh. Di ba? Oo. Sabi niyong hindi. 'Di ba? Oh. Kalat na sachet ng pagkain. Daga. Kaya puna ng ilang netizen, hindi katakatakang pamugaran ng mga peste ang Naiya. Oh. Tayo rin po may kasalanan nun, kasi tayo rin po yung naging dahilan po. Hindi rin po tayo responsable sa pagtatapon ng ating mga basura. Good job. Maano, magaling, magaling ang sagot nito, matalino, matalino. Pero sabi naman ng ilan, may pananagutan din ang pamunuan. Hindi naman tinatanggi na walang pananagutan ng pamunuan. Ano ba yan? Obviously, may pagkukulang dyan sa Naiya. Aminin na natin yan. Di ba? Ang hindi ko lang nagustuhan dito, mga kaiksena, na ginawa nilang todo upload sa internet na palalabasin nyo lang, nakakaya yung bansa natin. Imbis na tayo na lang sana ang makaalam nito, hindi naman sa pagtatakip. Kumbaga, protektahan din natin yung ating bansa sa kahihiyan. Hindi naman natin porket hindi inilabas yan, eh, tayo eh, konsintidor. Kumbaga, resolbahin natin to nang hindi na tayo may skandalo. Hindi sana, dinala nyo na yan sa Rapitulpo. What the fuck? Diba?
Para sigurado, bida na naman yun. I believe na. Wow, pang Miss Universe! What the fuck? I believe. Thank you for that wonderful question. Ladies and gentlemen, my mother, my father, my brother, my sister, and my baby brother. And to all of you guys here, my co-teachers, my classmates, and my boyfriends. You see. I believe. Ang tawag dyan, demokrasya. Si ate naman, chusera to eh, no? Kala mo naman sasali ng contest eh. I believe that children are our future. Teach them well and let them lead the way. And that's all. And I thank you. What the fuck? What the fuck? And one thing, ladies and gentlemen. Ano yun? Miss candidate number 74? Can you repeat the question, please? Ang tawag dyan, demokrasya. Charot, o, tuloy natin. I believe, di ba, Sipag TV? May pananagutan din ang pamunuan. I believe na dapat passenger and then yung management din. Obvious ba, ate? Ano ba naman yan? Oh. Responsible sa mga ganitong pangyayari. Sa passenger, ma'am, hindi tayo komportable kapag may nakita tayong ganun. So, oo nga, pati yung shot mo, hindi rin kami nakukomportable yan. Ang init-init sa Pilipinas, naka-hoodie ka pa. Easy. Okay lang kung may bagyo, umuulan. Oo. Dapat solusyonan talaga yung mga bagay na... Solusyonan nga, gagawan nga ng aksyon. Gusto nyo, ura-urada eh. Diba? Ginagawa naman na nga, ina-actionan na. Malay ba naman nung mga daga na yan kung saan yan lalabas? Wala naman pakialam yan eh. Pangyari na ganun. Oo. Kinakailangan daw makipagtulungan ang publiko sa paliparan para mapanatili ang kalinisan dito. Wala po bothered kasi hindi lang naman po tayo mga Filipino yung napupunta dito sa NAIA. Two joints bothered tayo eh. Oh, ate naman, galing-galing naman na sagot. Oh, saan ba yan? Ulitin natin ng konti. Oh. Ang kalinisan dito. Siguro po bothered kasi... Bothered ka, te? Kami din, nababothered din kami sa suot mo. Easy. Direk, masyado ka naman pansinero. Lahat na lang ini-echos mo. Bakit ba nangingialam kayo? Ako may hawak ng mic eh. Di ba, Ma'am Helen Mangawa at Maureen Rivera? At Francis A. At kay Mr. Picnic. Oh, di ba Natasha at Jacob? Hindi lang naman po tayo mga Filipino yung napupunta dito sa NAIA. Nagiging representation din po ng Philippines tong airport natin. Obviously, ate, ngayon ka lang pinanganak. Ba't ang init ng ulo mo, Direk? Wala kayong pakialam. Charot. Nauna lang sinabi ng pamunuan ng Manila International Airport Authority na nakipag-usap na sila sa mga housekeeping at pest control service contractor at binalaang hindi na sila isasama sa mga susunod na bidding kung hindi aayusin ang trabaho alinsunod sa kontrata. Eh yun talaga, mga kaeksena, ang problema natin dyan sa airport na yan. Alam naman kasi natin na may mga agency o manpower agency, lalo na sa housekeeping, ang kinukuha lang dyan. Wala kasing direktang empleyado pa tagalinis yung NAIA na yan. Diba? So, hindi ko nilalahat, pero sa isang trabaho o kung ano man tawag nila dyan, ahensya, may mga balasubas talaga. May mga baboy. Ibig sabihin, may mga malinis magtrabaho sa kanilang paglilinis, meron namang putyo-putyo na okay na yan. Kaya 'di ba pansinin niyo napakadaling lumuma ng mga ano natin, pasilidad dito. Aminado naman tayo na polluted ang Pilipinas, talagang maalikabok, 'di ba? Mausok. Pero hindi kasi talaga ganung kalinis ang ginagawa nila dito eh. 'Di ba? Nakakalungkot talaga. Anong magagawa natin? Tanggapin natin yung kahihiyan na yan. Nangyari na eh. Baguhin lang natin yung sistema. Tanggalin dyan yung mga maiimbestiga may mga pagkukulang. Palitan ng the best of the best. Ganon. Tsaka, alam mo, suggestion ko dyan, kumuha kayo ng trainer ng daga. Easy. Para ite-train nyo. May oras sila ng paglabas. Charot lang, biro lang yun, ha? Oh.
Sabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, meron namang pest control na ginagawa ang MIAA, no? Oo. Kasi magalit ka kasi. Ako nagagalit na ako sa'yo, Bautista eh. Diba? Hindi ko sinasabing pagmumuray mo yun. Magbigay ka ng ultimatum. Pag may lumabas pandaga dyan, sigurado, tanggal na kayo dyan. Papalitan na namin kayo agad. Kahit yung kontrata nyo, mabuboid na yan. Ganun, para matakot. Uy, maglis tayo sobra. Kung pwede lang, maglagay na tayo ng mga ano dito. Kung tayo matulog, di ba? Maglatag na tayo ng banig para walang daga. Di ba? Oo. Wala, ganyan lang siya. May, na, ang kontrata, maglilinis dyan, magayon. Uy, Bautista! Ayusin mo naman. Di ba? Tutukan mo. Kasi ilang beses na yan eh. Di ba? Oh, kung gusto nyo, hanapin nyo si Master Splinter. Bayaran nyo. Sabihin nyo, kausapin mo naman yung mga tropa mo. Di ba? Ganon. Charot lang. Oh. Tinitingnan nga namin yung video na lumabas kung kailan nangyari yun eh, no? Oh. It's possible na that video happened many, many years ago or... Kahit pa, ano ba naman yan, magdadahilan pa. Kahit luma na yung video na yon, nangyari nga sa NAIA, di ba? Nangyari nga eh. Oh, tsaka wala namang ano dun ah, ang wala namang masamang pinapakita dun. Sinasabi nga eh, dahil yung video na yon eh, may kapabayaan din yung mga ano, mga pasahero. Ito, nanggigigil na ako sa iyaw, sabi ko sayaw. Kaloka ka, huwag mo awayin direct. Ang tawag dyan, demokrasya. Oh. Parang tingin ko parang hindi naman ngayon lang yan, ano? Sumasagot ka pa, ha? Hindi siya totoo lang. Sa akin, hindi ako ano doon. Kahit pa wala, ay hindi ngayon yan. Na, siguro mga 20 dekada na yan. Tanggapin nyo na lang. Anuin nyo na lang yan. Actionan nyo na lang. Double check nyo yan. Kung pwede, mag-ano kayo dyan. Diba, Anel? Maraming salamat, Anel, kanina. Ito na yung kalma ko. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ah. Oh. Sabi ni Maria Madrid, mag-hire na lang ang gobyerno ng permanenteng tagalinis. At least, magkakatrabaho pa ang mga tao. Good idea. Pwede din yan. Kasi nga, ayaw nga nila nung ano. Ano ka ba? Alam mo ba gusto na nga nila dito yung mga ano-ano lang? Contractual o kaya agency para medyo... Eto ah, hindi siya tinitira ko yung ating gobyerno pero parang ganun na rin kasi dahil dito sa issue na to. Kasi yung iba ang technique dyan ganito. May tumawag, wait lang. Hello pare. Ah pare. Baka naman pwede mong kunin yung ahensya ko ng housekeeping dyan sa ano. Total, ikaw naman ang secretary dyan. Baka naman pwede pare. Ha? Okay lang ba? Oh. At least pare, 'di ba? Yung inaanak mo. Oh, ang laki na pare. Baka pwede naman pare. Sige, subukan natin pare na idulog yan para agency na lang. Tapos tanggalin natin yung ano. Huwag ka mag-alala pare, akong bahala. Ha? Subukan natin. Pare naman, dami mo ng utang sa inaanak mo. Ako naman na magre-request, oh. Tsaka pare, di ba? Oh, pag yan natanggap yung agency ko dyan sa inyong ano, dyan, akong bahala sa'yo pare. Ilang porsyento sa'yo dyan? Bigyan kita mga 10%. Gusto mo ba? Sige pare. Bahala na. Okay. What the fuck? Oh, wala akong sinabi ha, wala akong sinabi, wala akong pinangalanan, ang ano lang, may tumawag, di ba? Oh, tuloy natin. Mukhang lumang video eh. Hindi ko trip yung sagot niya eh, kahit luma daw, lumang video daw kahit pa, nako. Para sa GMA. Hi Jack. Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. O, tayo pa action. Ngayon naman, mga ka-eksena, puntaan natin yung pangalawang balita natin. Ang tawag dyan, demokrasya. O, yun ang tawag dyan, demokrasya. Alright. Sino po dito ang naninigarilyo o gumagamit ng vape? Taas ang kamay. O, sino po dito yung mga may anak na gumagamit ng vape? Minor de edad.
Oh, tanong ko sa inyo, marami ba kayo nakikita sa kapaligiran dito sa Pilipinas na mga minor de edad nagbe-vape? Kung sagot nyo ay oo, oo din ako. Dahil dito sa lugar namin, nako po, parang grade 5 pa lang yata, oh, nagbe-vape na. What the fuck? What the fuck? Oh, alam nyo mga kaiksena, ito sana, ano eh, lumalala po talaga eh. Alam nating bawal, masama talaga ang manigarilyo. Eh, ba't ginagawa mo, Direk? Hindi ko naman tinatanggi. Alam ko nga. Kaya lang kasi, hindi nyo alam yung pinagdaanan ko sa buhay. Ngayon, mga kapatid, eh, eto sana magawa ng aksyon. Eh, may gagawin ngang aksyon, pero nakukulangan ako. Parang, teka lang. Parang hindi maganda yung ano nyo, yung trip nyong gawin dyan, ha. Eto mga kaiksena, oh. Mga minor de edad, mga nagbe-vape na at talagang palala ng palala. Oh. Dapat saklolo na ang DOH sa PNP para masawata ang mga nagbebenta ng vape sa mga minor de edad. Pabataan ng pabataan na raw kasi ang mga gumagamit nito. Nasa front line ng balitang yan si JC Cosico. Oh. 13 taon lang gumagamit ng vape ang 64 anyos na si Wilson Capilli. Ipinamalit niya raw ito sa sigarilyo. Higit isang kaharaw na yosi ang nauubos niya kada araw noon hanggang sa magka-epekto ito sa kanyang kalusugan. Yung sinusitis ko, sinusumpong lagi. Tapos pag nagja-jug kami, medyo naiiwanan na ako. Kapos ka na. Kapos ka na sa hininga. Tapos yung mga muscles mo, masakit na kagad. Totoo yun. Totoo yun. Iba raw ang pakiramdam nang lumipat siya sa vape. Totoo yun. Kaya lang talaga ang hirap eh. Inaamin ko na mahirap na hirap na ako. Ang dami ko na sinubukan. Alam nyo ba, nung kapanahunan nating napaka-sexy ko pa, kayang-kaya ng grupo namin o kayang-kaya ko na kumontes ng hanggang 5 sa isang gabi. 5 contest ba? 5 dance contest. Lalagari kayo halimbawa ng Pasig, lalagari kayo ng Antipolo, lalagari kayo ng Kainta, lalagari kayo ng Mandaluyong, tapos lalagari kayo ng kung saan pa. Tapos ang sayaw namin inaabot ng 15 minutes. Isang sayaw. Production kasi yung sayaw namin eh. Diba? Talaga ang lakas-lakas mo nung mga ganong mga nasa ano ka, 20s, mga 29, 30s, ganyan. Simula nung nag-abroad ako, wala ano. Hindi na kaya. Kaya pa ano lang tayo, kalma-kalma na lang. Tanggal ang stress mo talaga. Tanggal pagod mo. Nakakapag-isip ka pa mabuti. Ah, ganun. Ayon sa 2021 Global Adult Tobacco Survey, 15.1 million ang nagyayosi sa bansa. Nauusong pamalit sa yosi ngayon ang electronic cigarettes o vape. Meron din akong vape, 2. Pero hindi ako masyadong gumagamit ng vape. Bibira lang. May vape na disposable o isang beses lang pwedeng gamitin. At meron ding hindi o yung mga chinacharge na vape. Ay ko ni Red, sigurado. Usong-uso yung extra juice nung araw. Oo. Sabi ko sa inyo, pagka sa contest, lahat kami may baong mga extra juice tas mineral na maliit, sasali namin doon. Kalog-kalog ganyan, no? Saka bago sumalang, hindi naman totoo yung extra juice na yun. Kulay dilaw lang, eh. Wala namang kwenta, pati yung cobra. Pero ang Department of Health nababahala sa pabata ng pabatang gumagamit nito. Ayon sa Global Youth Tobacco Survey noong 2019, 14.1% o isa sa bawat 7 estudyante edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng vape. Naku, ayakong pangarapin sa Saudi magtrabaho, promise. Hindi talaga, kasi maraming ang bawal dun eh. I'm going around the mall, I'm seeing kids in high school uniform. Oo. Kids, high school uniform. Totoo yun, totoo. Samantalang tayo mga batang 90s, mga 60s, 70s, 80s, 90s. 'Di ba? Panahon natin ng high school, grabe yung takot natin, 'di ba? Sa mag-yosi, pero nung high school nag-yosi na ako eh. Sa labas nga lang. Kumbaga iba na ngayon eh, talagang nakasabit pa talaga sa mga bata yung mga vape nila, oh, mga proud pa na nagbe-vape yung mga bata eh, no? Oh. May dalang school bag, may hawak na vape, 'di ba? Oh. That's a problem. Delikado raw yan sa mga bata dahil po Beltran Delan Jr. Direk, baka kilala mo grupo ko, pangalan Master Boys. Taga saan ka? Master Boys ng alin? Binangonan?
Anong master boys yung sinatawag mo? Kasi may grupo akong kakilala, may mga kaibigan ko akong master boys. Nakalaban namin sa contest yan dati. Taga saan yung master boys na tinutukoy mo? At anong pangalan mo? Beltran Dalin. Chadi 22. Oh, tuloy natin. Ay, DJ Byron. Tibling humina ang kandilang mga baga. Giit nila. Walang pinagkaiba ang vape sa sigarilyo. Oh. Para kang may hika. Hirap kang huminga. Mapa smoke man, mapa vape man, it's all the same. You're putting something dangerous into your lungs and this should not be the case. Oh. Kaya ang DOH nagipagpulong na sa PNP para mahuli ang mga nagbebenta ng vape sa mga menor de edad. Sa ilalim ng vape law, mga 18 pataas lang ang pwedeng gumamit o bumili ng vape. Hindi excuse na, ay nautusan lang po ako. Hindi rin pwedeng sabihin na, eh mukha naman siyang matanda eh. Ang paghihigpit na ito, suportado ng mga grupong gumagamit ng vape. Sabi ng Vapers Alliance, estrikto ang mga vape shops para masigurong hindi nabebentahan ng mga menor de edad. Oh. Sa shop na ito sa Quezon City, hinihingian na ID ang mga customer bago bentahan. Sapat ba to? Tanungin ko kayo, sapat ba itong 18 plus ang kailangan makabili ng vape o sigarilyo? Hindi naman nangyayari yan eh. Lalo na pagpapasok ka na sa mga lugar ng halimbawa barabarangay, mga sari-sari store, hindi natutupad yan. Sigarilyo nga lang, wala na eh. Diba? Oh. Ano ba ang mas maganda sa tingin nyong gawing batas o panukala para maiwasan yung mga kabataan na bumili? Alam nyo kung ano? Oh, ito, naiisip ko lang. Kasi madali lang naman yan eh. Bibili, matanda ng babe. Tapos bibigay din sa iba pag nakabili na. Parang nagpabili lang yung bata sa matanda. Ganun na mangyayari dyan. Oh, di ba? Wala rin kwenta kahit na. Alimbawa ako. Oh, la. Pabili ang babe. Ilang taon? Oh, ito. Sampal ko sa yung ito, ID ko. Ayan oh. Oh, 84 na ako. Di ba? Tapos pagdating, oh, yan na babe mo. Oh, binayaran pala. Lusot din. Alam nyo kung anong the best dyan? Ha? Ang gawin dapat dyan para sa tingin ko lang ha, maglagay ng mga, alam nyo yun, yung maggawa ng batas na kung saan kung sino man ang bata na mahuhulihan na may babe ay alin. Hindi kukulong syempre, di ba? Aalamin kung sino, taga saan at sino yung magulang. Ngayon, yung magulang ang magbabayad ng penalty. What the fuck? Diba? What's up, Konohamaru? Tingin nyo lang. Kung baga, limba, mahulihan ako. Bata pa, kunyari ako. 11 ang edad ko. 11 anyos lang ako. Pag nahuli ako ng polis, nasita ako ng polis, op, bigyan makikita. Pabasta, allowed yung polis o barangay na manita. Op, mali ka dito. O, bakit yan? Naka-babe ka? Nag-babe ka? Ilan taong ka na? Para bang ilalagay nyo na rin siya sa listahan ng ipinagbabawal na gamot? Diba? Kaya nga eh, ang the best pa niyan kung nagla-like kayo. Easy. Hindi kayo nagla-like eh. Yun ang naiisip ko doon. Na nabibigyan ng kapangyarihan ng pulis na manita ng mga bata. Oh. Ay, nakakalaban namin kayo, Beltran Dalin, Master Boys, tsaka yung ano man tawag dito. Nakalimutan ko yung pangalan ng mga yung ang concept nila ay pogi-pogi diyan sa may Mandaluyong. Nakakasali kami diyan eh. Oo. Nakalaban namin kayo. Sa totoo lang, secret muna yung grupo ko ah. Hindi ko muna sabihin sa iyo. Research mo na lang. Okay? Tawag dito. So pag nahuli, ID. Wala po eh. Wala kang ID? Halika, punta tayo sa bahay mo. Saan bahay nyo? O ngayon, pagpunta katok. Nanay, anak niyo ho ba ito? Ay, opo sir, bakit po? Ano nangyari? Siyempre, kailangan yung police polite. Hindi yung, nanay, yung anak mo! Ang buhay to. Walang ganun ha, sa mga police. Meron ho tayong batas, may ordinansya ho tayo ngayon na pag mahulihan po ang mga minor de edad na nagbe-vape o nagyoyosi, ang mananaguto yung mga gulang. Ewan ko lang, kung hindi matakot yung mga nanay niya, pagbubuntalin niya yung mga anak niya nila dyan. What the fuck? Oh. What the fuck? Tapos,
sasama ngayon nila yung mga tindahan na nagbibenta ng mga, alam nyo yun, sigarilyo. Yari kayo ngayon dyan. Hindi kasi nakakatakot po eh. Hindi ko naman na sa kumukontra ko eh. Kaya lang, tawag dito, ano daw? Yes, direct kami yun. Haha, small world. Mahirap maging pogi yung sayaw namin. Saka, binibirotsa. Oo, yung sayaw nyo kasi lagi kayong pinag-iinitan sa mga, ano eh, sa mga barabaranggay. Madami na asar sa inyo kasi popogi nyo eh. Oo, eh kami, hindi kami magsasayaw ng pogi. Magpipintura kami ng mukha eh. O kaya, marami na kaming ginawang concept kasi. Kaya paiba-iba kami. Hindi sa amin nagagalit yung mga tambay. Idol nga kami. Eh pag kayo, pogi. Ah, pogi ka! Pogi to. Ito yung pogi kanina, oh. Yung chicks ko dito, oh. Kilig na kilig, eh. Yun, naabangan kayo sa labas, di ba? Easy. O, ngayon, mga kaeksena, ito na nga. Tuloy natin. Ito kasi, nagkwento ng dance contest, eh. Mas dapat tututukan ng mga otoridad ang mga nagbebenta ng vape sa tabi-tabi at online. Oh. Kasi yung mga online na vapor products na nabibenta are pretty much unregulated. Hindi natin masyadong natitrace itong mga transactions na to. Gagawa ng guidelines ang PNP sa paghigpit sa vape. Magkakaroon din ng awareness campaign. Una nang isinulong ni Finance Secretary Ralph Recto ang pag-ban sa disposable vapes. Ayon sa kalihim, karamihan sa mga ito ay hindi rehistrado sa Department of Trade and Industry at yun hindi lang nagbabayad na excise tax. Yun lang. Sinuportahan ito ng DOH dahil ayon sa ahensya, mahirap i-recycle ang mga disposable vape kaya banta sa kalusugan at sa kalikasan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Okay, type action. Next topic agad at mapunta na natin yung si Risa. Ang tawag dyan, demokrasya. At saka si Robin. Let's go! O, ano pang hinihintay nyo dyan? Kalma lang kayo. Dadating tayo sa main topic. Ang tawag dito, ating pag-usapan lang ng konti itong mga mainit na bagay. Ay, balita na to mga kaeksena. Okay? Oh, ito, mainit-init pa to mga kaeksena, oh. Sa lahat, ito, paalala na to, ha. Sa lahat po ng mga may mga kamag-anak o gumagamit mismo ng mga e-bike, ito na. April 15 na po ang pag-start para kayo ay masampulan sa mga lumalabag sa pagdaan sa mga national road ang mga e-bike. Patay kayo ngayon, ayan na. Oh, pakinggan natin 'to. Paalala lang. Ay, ba't mali na pindot ko? Sorry naman. Ito na oh. Oh, pasok. Simula na sa April 15 ang pagpapatupad ng multa sa mga e-bike, e-trike at mga tricycle na daraan sa mga national road sa Metro Manila. Pero ilang sektor pa rin ang umaapila dyan. Shoutout Daddy o at Kuya R. Heights TV. Shoutout sa'yo. Tuloy natin. Sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Oh, sa mga hindi po nababati, wag po kayo magtatampo ha, kung ayaw nyo masaktan. Easy. Oh, I love you po. Like na kayo. Iprinisinta na ng MMDA sa harap ng mga stakeholder ang Timmy Kalila Pillow. Draft ng implementing rules and regulations para sa paggamit ng mga e-bike at Tinan mo nga si nanay. Direk, grabe ka naman. Wala kang puso. Ba't mo ayaw mong hayaan si nanay? Naku po, huwag niyong idahilan niyang maawa-awa ang puso. Pag na-disgrasya yan, ano mangyayari sa awa-awa niyo? Oh. E-trike. Saklaw nito ang mga e-bike, e-trike, electric scooters, at mga kaparehong personal mobility device na hindi lalagpas sa 50 kilometers per hour. Sabi ni Peaceful Life, paano direk pag nasa national road ang bahay, paano sila makakalabas? Huwag na silang mag-e-bike, bawal eh. Oh. Buhatin muna nila kung gusto nila. Buhatin nila habang nasa national road. Pag malapit na sa mga barabarangay, tsaka nila baba. What the fuck? What the fuck? At least, hindi sila nahuli. Maximum speed. Sa naunang kautusan ng DILG, bawal ang mga e-trike, e-bike, tricycle. Tignan mo nga yan, oh. Oo. Isipin nyo, nung araw, wala pa yung mga e-bike yan. Ang dami nang pasaway sa motor. Plus, nadagdagan pa ng mga kamote. Tapos ngayon, dumagdag pa yung mga e-bike na yan.
No, kahapon lang lumabas ako. May nakasalubong na naman ako naka-scooter na ganyan. O e-bike nga, ay scooter nga. Ganyan, no? Proud na proud ba siya? Sumasabay pa sa akin. Ang bilis ng takbo ko. Easy. Sabi ko, ate, babae yun na. Ate, parang sa sarili ko lang. Ate, 160 yung motor ko. Sasabay ka talaga? Easy. Ayos din, eh. O, tuloy natin. At kuliglig sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kapag nahuli, may multang 2,500 pesos. Ang baba naman yan. Oh, salamat Aileen Ponsaran, ha. At mai-impound pa ang sasakyan. Oh. Ipatutupad ito sa April 15. Nasa kamay na raw ng Land Transportation Office. Kung Hi Recall, magandang gabi. Kamusta? Obligahing iparehistro ang e-bike at e-trike. At kung ire-require ang driver's license sa mga magmamaneho nito. Tinan mo ha, biglang lumulusot yung mga ganyan, no? Doon, kala mo talaga. Kala mo talaga, hari eh. Sa ngayon ang sigurado pa lang, eh, pwede pa rin ang mga bisikleta at iba pa mga pedal-assisted devices dito sa bike lane sa EDSA. Kapag pinapatakbo na ito ng kuryente, eh, hindi na ito papayagan para na rin sa kaligtasan ng mga gumagamit ng bike lane. Bagay na lilinawin sa darating na regulasyon. Tutol naman ang ibang grupo sa paglilimita ng pamahalaan sa pwedeng daanan ng mga e-bike at e-trike. Eto nga, wala naman problema kung may e-bike tayo. Yung iba kasi inaabuso nila yung paggamit ng e-bike. Ngayon, sige mag-e-bike kayo pero maobliga kayo na alin, kumuha ng lisensya. Kung ang daming kamoting mga nag-e-bike eh, kadalasan nga dyan senior, kadalasan dyan hindi marunong mag-drive, kadalasan yan walang lisensya, at kadalasan pa yan bagets. Oh, diba? Oh. So paano gagawin natin? Sige mag-e-bike kayo, parehistro nyo yan, tapos magpalisensya kayo. Para naman hindi naman po nakakaya sa inyo, sa aming mga nagparehistro, sa amin kumuha ng lisensya, tapos kayo pa yung siga sa kalsada. Tutuusin sila naman talaga ang cost ng traffic eh. Diba? Sipag TV? O yung paggamit ng mga tao sa e-trikes, e-bikes, at mga ibang personal mobility devices, ay sagot lamang nila dun sa problema na hanggang ngayon ay hindi pa nagagampanan ng gobyerno. O, pinasa mo ngayon sa gobyerno. Anong taon pumasok ang e-bike? Anong taon pumasok yan? Kuya, makapagturo ka rin eh, no? Ano ka? Makapili ka ba? Ang tawag dyan, demokrasya. Oo. Yung mobilidad, yung pagpasok sa trabaho, pagpasok sa eskwelahan, basic needs yan ng lahat ng Pilipino. Alam namin, wag mo kami gawing tanga. Pero ang tanong namin, sila ba ay responsable sa mga pwede mangyari sa kanila sa kalsada? Okay lang kung sila yung magkaroon ng problema dyan. Sige, eh pag nakaperwisyo yung mga yan. Ikaw pagtatanggol po mo, para kang si Robin Padilla rin eh. Ang tawag dyan, demokrasya. Nakakaloka. Paulit-ulit ko na nga sinasabi dito, ang madalas start na ngayon ng traffic, e-bike. Kasi nga hindi nakakalusot eh, haharangan ng kalahati ng e-bike. Ngayon, yung mga nasa likod, hindi makapasok kasi may pasalubong, maka-counterflow na, di ba? Maka-counterflow o yung kabilang lane. Hindi tuloy makalusot. Yung nasa likod, pila-pila na yan. Tuloy-tuloy na yan na traffic. Oh, ngayon, yung mga motor, kagaya ko, nangyayari madalas yan. Lalabas na ngayon ako, overtake ako. Pagsilip ko dito sa side na to, kaya pala nagta-traffic yung e-bike, parang nagro-road trip lang. La 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 la. Hoy, bagal mo! Ano ba? Ano ba? Diba? Oh. Damay rito ang mga gumagamit ng e-trike bilang service sa araw-araw na pagpapagamot sa ospital. Katulad ni Neo, na laging inihahatid ang kaanak sa pagpapadialysis sa Mandaluyong Medical Center. Ito yung pinaka-service namin kasi nagbabayad kami every pa-check-up, every follow-up ng ano, nagbabayad kami 100, isang yung ride lang po. Kaya nga po eh, no? Sabi naman ng LTFRB at ng LTO, di ba? Pinag-aaralan po at mas maganda, magkaroon na rin kayo ng sarili nyong lisensya at irehistro nyo po para naman po kayo ay maging legal. Si illegal na nga po kayo dyan sa pagpadaan-daan na yan, wala pa kayong laban. Oh, ayaw nyo naman kasi, tinatanong kayo dati, gusto nyo ba
Oh, maglisensya kayo at magano, magparehistro. Oh, walang sagot. Dead ma lang sila. Hindi. La 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 la. Tututut. La 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 la. Kaya po, sabi ko sana naman lang sa gantong para mabigyan kami ng pansin na huwag naman kami hulihin. Alam nyo, hindi yung sama-sama ang ugali ko o wala akong puso kasi ginagamit nila sa pagpapacheck up daw ng matanda. Ano? Kaya lang po ate, tanungin kita, ano pong alam nyo ba sa batas trapiko kung sakali? Diba? Kayo po ba talaga ay marunong? Kasi kanina nga lang, pagpapaandar mo pa lang, kadyot-kadyot ka na dyan eh. Tinan nyo ha, mapakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo to. Wait lang. Oh, ito. Litin ko lang na konti. Tinan mo, yan. Oh, tinan mo ha. Tinan mo si ating nagsasalita para hindi pa rin marunong. Basic needs yan ng lahat ng Pilipino. Damay rito ang mag- Ayan na, ayan. Tinan nyo ha. Magpa-park lang yan ha. Magpa-park ka na lang, te ha. Tinan mo pa yung upo mo para hindi ka sigurado sa gagawin mo eh. Oh. Gumagamit ng e-trike bilang service sa araw-araw na pagpapagamot sa ospital. Katulad... Oh, kita mo? Ano yan? Nahirapan ka pati. Ni Neo na laging inihahatid ang kaanak sa pagpapadialysis sa Mandaluyong Medical Center. Ito yung pinaka-service namin kasi nagbabayad kami every pa-check-up, every follow-up ng ano, magbabayad kami 100, isang yung ride lang po. Kaya po, sabi ko sana naman lang sa gantong para mabigyan kami ng pansin na huwag naman kami hulihin. Alam mo kung ano? Naintindihan kita ate. Alam mo kung anong pwedeng dapat gawin dyan kung gusto nyo ng service? Sino barangay kapitan nyo? Sino barangay captain nyo? Obligasyon ng barangay yan eh. Kasi sa amin, sa barangay namin, pagka tumawag kami, Earn, Mila Thomas, pag tumawag kami doon, na inanay ko kasi madalas atakihin ng hika yun, kaya dinadala at sinusugod sa ospital, matik yun, tatawag kami sa may number sa barangay. Kap, kailangan namin ng ano, sasakyan, dadalhin si mama sa ospital, ganito, ganito, ganyan. O, dadating yung mobile. O. O. Kesa ganyan, o, eh, alam nyong bawal eh, nagsibilihang kayo niyan, 'di ba? Secret art. O tuloy natin. Giit na mga grupo na nagtatanggol sa karapatan ng mga gumagamit ng e-bike at e-trike. Hindi sila na konsulta. Ano? Hindi daw sila na konsulta. Kanina may nagko-comment diyan si Insight, ano ba 'yon? Citizen Insight. Hindi ko nabasa yung comment mo. Comment mo ulit nga, bigyan ko ng sagot. Try kong ano basahin. Hindi ko napansin eh, sorry ah. Oh, tuloy natin. Oh, hindi daw nila alam, Gina Bailon. Sagot ng MMDA, taong 2020 pa na mag What the fuck? 2020 pa merong ano eh, panukala eh, hindi lang nai-implement pa. 'Di ba dapat aware kayo doon, 'di ba? Oh. Labas ng memo ang DILG na nagbabawal sa mga e-bike sa National Road. 'Di ba? Alam niyo 'yan. Alam niyo 'yan, 'di ba? Oh. Baka magkaroon ng e-bike party list, malamang. Alam niyo kaya na, kaya bumongga 'yan, nag-bloom 'yang e-bike na 'yan kasi nga mas mura tapos mas marami na sasakay. Sabi ni Insight, Citizen Insight, conflict 'yan. Implementation 'yan sa RA number 11697. Anong act yun? Sige nga, para maalala ko. Kasi hanapin ko pa dito eh. Hindi ko matandaan. Oh. Para mas ma-rectime mo na agad, Citizen Insight. Dali. Oh. Dati na yan eh. Dati na yan sinasabi bago pa sumikat yung e-bike. Kaya lang hindi nga nila pinansin. Bakit? Doon na pumutok yung ano, papalapit na yung pandemic. Oh, dahil walang mga service-service, yan ang naging isang ano nila, e-bike. Para personal na public transport nga ng pamilya, ganun. Oh, tuloy natin, sabi ni Teresa Ranz, wala talagang disiplina Pinoy Direct. Tigas ulo tapos kung madisgrasya, isisisi sa gobyerno. Oo nga, eh, malamang sa malamang. Oh. Ba't hindi kayo nag-react noon? Oh. What the fuck? What the fuck? Paano nga ako magre-react? Eh, syempre, magbobuladas yung mga nagtitinda ng mga e-bike. Sir, ma'am, okay po yan. Maganda-maganda yan. Kumuha na kayo sa amin ng e-bike. Tsaka, ma'am, nakita niyo yung seat cover niyan? It's leather and made from authentic leather. Ganyan. Nambobola na yun nasa, alimbawa, yung mga e-bike, ano, dealer.
Yes, ma'am, sir, ma'am, dito ka na yung ma'am at talagang mababa ang aming down payment. At syempre pa, may rebate pa kayo. At pwedeng-pwede to, ma'am. Kayo po ba ay madalas magagala? Magagamit nyo itong pamilya, samasama na kayo dito. Syempre, ikaw naman, oh nga no, tama. Tsaka dito, ma'am, sir, ma'am, hindi na kailangan ng lisensya, hindi na kailangan ng kung ano-ano pa, rehistro. Kayo-kayo na ngayon dyan, magkakasama sa biyahe na walang inaalala. What the fuck? Yun ang nangyari. Kaya ayan, ang dami nagbilihan. Dahil mura-mura, tapos convenient daw sa kanila. O, hindi nila naisip, convenient pala. O, tuloy tayo. Sabi ni Conrad, what is RA 11697 in the Philippines? Ebidalo. Electric Vehicle Industry Development Act, Philippines Republic Act number 11697, otherwise known as the Electric Vehicle Industry Development Act. Pag-usapan nga natin 'yan sa mga susunod na ano. Iyan. Okay? Sa mga hindi pa nagla-like diyan, ang walang nagla-like ka. O tuloy. Ano sabi ni Sir? Nagbabawal sa mga e-bike sa National Road. Ba't hindi kayo nag-react noon? 'Di ba dapat inopose niya? At nagsalita kayo laban dito sa mga regulations nito. Ngayon, nai-enforce namin yung mga regulations na yan. Knee-jerk reaction. Kasi nga, pera muna yung mga dealer. Pera-pera, benta sila ng benta, buka-buka sila, di ba? Sabihin yung mali. Naisip ka agad nila, sige, ayan ka tanong, maluwag, benta na natin yan, ibenta na yan. Wala silang pakialam. Hindi naman nila sinasabi sa customer nila yung rules o pwedeng mangyari about dyan. Ma'am, sir, di po pwede yan sa ganito kasi may batas po tayong ganito. Kasi sa mga motor trade, may sinasabi silang ano eh. Halimbawa, yung mga bawal na gagawin, di ba? Iba kasi ito eh, ewan ko ba? Sa e-bike rider, hindi kailangan ng disiplina at walang kwenta ang batas sa kanila. Oo nga eh. Tuloy natin. Ay, sir, bakit po kami ng hearing din po nila, sir? Diba? Ba't wala yata ako narinig sa inyo noong 2020? Sabi ni Citizen Inside, provide segregated lanes for light electric vehicles in all major local. Yan, isa pa yan. Tama yan. May sabi, alam nyo, hindi naman natin sa tinitira lang yung e-bike. May sabit din po yung ating gobyerno rito eh. O yung, o kung pinatupad na yung batas na yan. Kasi hindi ho maayos yung daanan na nga lang ng bike lane at ng motorcycle eh. O bike lane na lang. Doon on ng mga e-bike sana, hindi maayos. Dapat, ayusin nyo na rin yan bago pumasok yung April 15. Paayusin nyo na yung mga bike lane na yan para pwedeng dumaan dyan yung mga e-bike. Hindi naman kalakihan yan, pero alam nyo ba, may mga malalaking e-bike din eh. Ginagamit talaga nilang pang negosyo. Kasi nga naman laking tipid eh pag yun ang gamit. Pero laking disgrasya rin pag nagka-problema. Tuloy natin. Magkakaroon naman daw ng information drive para maging mas malinaw. Ito mo nga si ate oh. Ate, tanungin mo yan. Pakitaan mo ng mga road signs yan. Ate, ano to? Halimbawa, yung paganito kunyari, na curb. Paganyan na curb. Ate, ano to? Letter S po, kuya. What the fuck? What the fuck? Tuloy natin. Papatupad ng regulasyon. Nagbabalita mula sa frontline. Tinan mo yan, oh. Tinan mo. Tinan mo yan. Gerard de la Peña, News 5. Whee! Halika na, punta na natin si Robin. Let's go! What the gift? What the gift? Sa mga hindi pa nagla-like dyan, please lang, utang na lobo, mag-like na kayo kung ayaw nyo masaktan. Hawak ko pamilya nyo. Charot lang, binibiro ko lang kayo, huwag kayong patola. Sige, magagalit ako, hawak ko pamilya nyo. Ano sabi ni Pastor? Ha? Makinig kayo. Ay, hindi pala yan. Wait lang, mali pala yung napindot kong effects ko. Wait lang. Mali. Sana yun. Pag hindi kayo sumunod sa akin, magagalit si Pastor. At alam niyo ba kung anong gagawin nun sa inyo? Ha? Kaya, huwag ninyong galitin ng anak, ha? Huwag niyong gagalitin daw yung anak. Bakit? Kaya, huwag ninyong galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Pipindutin yung vibrator. Gusto niyo yun? Ang tawag dyan, demokrasya.
Di recall, nakali ano? Sorry, direct nakalimutan. Okay lang, walang problema. So mga kaiksena, pag-usapan natin 'to. Oh. Sabi, wait lang. Sabi ni Jack, ngayon ko lang nakita. Direct dito sa Japan, bisikleta sobrang naghihigpit na. May mga multa na pag nahuli, nagsi-cellphone, beating the red light, kailangan left lane din ang takbo parang sa car. May registro din at helmet. O, kita nyo nga sa Japan. Kaya maunlad dyan eh. Kasi talagang ano eh, dinidisiplina yung mga tao nila dyan eh. Sa Pilipinas, wala. Kasi mga feeling ano, entitled lahat dito eh. Pag nakabili lang ng motor, nakabili ng sasakyan, mayaman na agad eh. Ano, ha? May sasakyan ako. O, vlogger ako, may sasakyan ako dyan, oh. O, di ba? Mga ganun ngayon yung mga tao, eh, di ba? O, ito na. Si Robin Padilla, ngayon, tingnan natin kung wala pa rin talaga siyang, ano, pagbabago. O, talagang yun pa rin, nakakaya talaga tong senador na to. Lantaran talaga, oh. Pagsisisihan mo talaga sa huli yan, Robin Padilla. Yung ginawa mo na yan, na pagkampi mo at napaka-babaw at napaka-bulok ng dahilan mo dahil sa personal mo daw. Kung senador ka po, may personal ka. Huwag mong inaano, Derek. Ang tawag dyan, demokrasya. Demokrasya. Hey, oh. Ginong tagapangulo, sa puntong ito, ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Quiboloy. What the fuck? Antindi mo, Robin! Talagang hinihiling mo pa talaga, hindi ka pa natatauhan sa mga sigaw ng taong bayan, ha? At sa mga reaksyon ng mga tao kay Quiboloy. Oh. Yun ay mabigyan lamang natin. Hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. What the fuck? Karampatang alin? At hindi kapalit? Ano daw? Dahil sa kanyang serbisyo? Ano serbisyo? Bulag ka ba? Maria Luisa San Jose, salamat po. Kalma lang ako. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Ay, nako! Dagdag pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Anong banta? Eh, nag-happy-happy pa nga doon kasama ng kusino-sinong vlogger. Diba? Pinagkakatiwalaan yung mga vlogger, mga balimbing naman yan. Oh. Siguridad sinasabi nyo dyan, may pakain-kain pa kayo dyan, parang walang ano, parang walang issue, parang walang kaso. Yan ba ibibigyan mo ng ano, ng tawag dito, konsiderasyon? Konsiderasyon ka dyan. Diba? Direk, baka magalit si Pastor. Kaya, kung ninyong galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Grabe naman yan. Vibrator talaga. Grabe yung konteksto nun, ano, vibrator. Oh, huwag nyo siyang gagalitin, pipindutin nyo yung vibrator. Oh. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, oh, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Eh, ganun ba yung nag-iingat? Parang hindi naman. O, halimbawa, pwede pala ako magpanggap, kunyari, vlogger-vlogger ako na ganyan, ano? Tapos biglang ibibenta ko pala, ano? Alam ko na kung saan sila nakatira. Alam ko kung saan matatagpuan itong taon to. Ito yung address. Diba, Amelia Thomas? Maraming salamat po. Kalma lang din ako, ha? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ah, oh, tuloy natin. Huli na ang lahat para bayaran. Nabayaran na ba ang lahat? Magkano? 100. Oh. Kailinsabay, papurito ang anunsyo ng Estados Unidos. Oy, bakit? May problema ba tayo doon kung may inanunsyo ang Estados Unidos? Problema mo, Robin. Ano to?
Kahit na merong mga lumalabas na ganyang ano, may kaso-kaso at may unsealing. Wow naman, ang lupit ng senador na ito. Iba talaga ang jutak. Sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Oo. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Puwersa ng alin? Panig ng alin? Oh. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. What the fuck? What the fuck? Yung ginagawa ni Kibuloy, hindi ba yon pagtalikod sa obligasyon at paggalang sa batas? Oh. Anak ng kubeta naman yan, no? Meron ka nang 17 set of commandments, eh. Tapos, ito talaga si Robin, ano? Wala na. Malala na to. Oh. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas sa pagdinig. So, Robin Padilla, kung sasang-ayunan mo si Kibuloy, wala kang kwentang senador. Kasi sa ginagawa niya, pinagmumukha niya kayong walang kwenta. Hindi mo ba nakikita yon? Pinagmumukha niyang walang kwenta mga senador at senado sa gagawin at ginagawa niya. Okay lang sa'yo yun? Okay, kung okay lang sa'yo, mag-resign ka na dyan. Wala nang demokrasya, mag-resign ka na. Hindi ko makita talaga kung nasa ng utak nito. At paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Oo. Oh. Eh meron nga din tayong karapatan at merong karapatan ng Senado sa kanilang ginagawa, 'di ba? Meron namang boundaries kung sa tingin nyo, sa tingin ng taong bayan ay may pag-abuso o may kalabisan ang mga senador kung sakaling tatanungin na si Kibuloy, eh meron no tayong gagawin diyang hakbang din at meron din nung tawag dito, alintuntunin na susundin ng mga senador dyan. Ngayon, kung magiging baliwala lang yon kay Kibuloy, baliwala ka rin. Hindi ka kinikilala ni Kibuloy na senador. Kasi hindi niya kinilala yung kapwa mo senador at yung batas ng Senado. Nagigits mo ba, Robin Padilla? Hindi pa rin. Ang tawag dyan, demokrasya. Ay nako, feeling niya nasa pelikula pa rin siya, malamang. Magtatagal pa direk ang laban ng mga tulad natin pero lahat yan may kapalit para sa katotohanan. Kaya wag tayong bibitiw habangat nandito ang alin. Ang tawag dyan, demokrasya. Higit sa lahat po, Ginong Tagpangulo, oh. Ang akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya. Sino kaya gumawa ng script niyan? Hi, J-Pro. Nakalimutan ko kung saan ako nakapark ng helicopter ko. Helicopter! Helicopter! Na kanilang isilasampa. Na-choke pa eh, no? Nagbabasa na lang, na-choke pa. Anak ng kubeta naman, no? Oo. Oh. Isilasampa. Naayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehilistatura. Hindi niya pa rin naiintindihan. Guys, wake up, guys. Hindi niya pa rin naiintindihan yung dalawang pagdinig na nangyayari. Para saan yung kamera at para yung saan sa Senado. Robin, ano ba? Easy. Iba yung dinidinig sa kamera at iba yung dinidinig o didinggin dyan sa Senado. Ano ba naman to? Tricycle, pakisakay na nga to. What the fuck? Nakakaloka naman. Ba't ganito? Sobra na to. Magkaroon ng hiwalay pang pag-uusap. Wait lang dito, ha? Wait lang. Okay.
at kung sino po ang nagkasala. Oo. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehilistatura sa mataas at malaking kapulungan na dagdag sa isinasagawa ng ehekutibo. Wait lang, no? Ito, medyo ano na ako eh. Nagsasawa na ako. Wait lang. Sabi ni Well Salvo, bakit hindi ko Drake, hindi ko maintindihan bakit ang ibang senador mas binibigyan ng tulong si Pacquiao kumpara sa ibang OFW na may problema sa abroad. Yun nga eh. Kaya nga itong mga pumipigil na mga senador o pumirma dyan, yan na po ang senyales. X na po yan. Hindi na, wala na ho tayong usapan dyan. Kahit si JB na bumawi, X na yan. Wala na ho tayong kailangan pag-usapan dyan. Diba? Oo. Nakakaloka, no? Ano nga yung sasabihin ko? Nakalimutan ko tuloy. Kasi ito si Well Salvo, eh. Easy. O, ito na. Tuloy natin. Ay, nako. Sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya, masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Bilang pangwakas po, nais ko pong ihayag sa official na record ang ating kahilingan. Ayun, ito, naalala ko na. Alam natin na siya ay hindi naman nakapagtapos at tinaamin niya naman at siya ay sa kasalukuyang nag-aaral daw. Pero hindi ko naman tinatanggalan ng karapatan na siya ay magtagalog lang na magtagalog. Di ba? Bakit hindi mo minsan man lang kaya itry na mag-English? Kasi dito sa binabasa mo, Tagalog na nga, nahihirapan ka pa. Anak naman ng ano, Tagalog na yun, nahihirapan ka pang magbasa. Nabulol-bulol ka pa dyan. Ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Kasi bukas na yung pagpa-deadline. Kaya kung ninyong galitin ng anak, ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Kaya... Ay, mali. Diba? At mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order ni Pastor sa susunod. Ma'am Therese Hellman, magandang gabi po. Ay, good morning pala. Lights, camera, action yan dapat simula nila parati. Diba? Ang ano talaga, ang nakakagigil talaga ito si Robin eh. Oh, tuloy natin. Wait lang, naman akong pindot. Na pagdinig. Oh, yun. Ano masasabi nyo? Oh, ano masasabi nyo kay Robin? One word at punta na natin naman si Rizzo Ontiveros. Let's go! Oh, ngayon mga kaeksena, paalala lang ulit. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, baka naman mag-like na kayo dyan. Kahit konting like lang, contribution lang. Ngayon, eto na po yung kaninang press con ni Rizzo Ontiveros. At uulitin ko ulit, once again, kahit na magpaulit-ulit ako dito, hindi ko gusto si Rizzo Ontiveros kasi nga parang na-OA yan ako sa kanya. At bukod pa doon, hindi ko gusto kay Rizzo Ontiveros yung mga paepal niya o yung parang si Lenny Robredo na maging ano, relevant ba. Pero kasi dito sa kanyang committee niya to eh. At dito, pinaninindigan niya talaga at ginagawa niya talaga yung kanyang pagiging chairman at pagtuligsa dito sa naging issue laban kay Kibuloy. At ang nakakabilibang ko rito sa ginawa ni Rizzo Ontiveros ay hindi siya, kasi syempre kung gigil ka dun sa tao para mapapunta mo, ang daming kondisyon, di umano, di ba? Pero si Rizzo Ontiveros ay hindi na uto o hindi siya sumang-ayon. Kasi, di ba, bilang committee chairman ka,
parang nasa iyo din ang pressure na ano ba yan, binabastos ako, ano ba yan, ayaw sumunod ni Kibuloy, ayaw hindi natatakot, tas kinakampihan pa. Yung pressure kay Risa Ontiveros na ganun ay napaglabanan niya, 'di ba? Binara niya si Kibuloy dun sa kumakalat na sinabing 17 commandments, 17 sets of condition daw, 'di ba? Anong masasabi mo na pinagtanggol na rin ni VP Sara si Mang Kibs? Patay na tayo diyan. What the fuck? What the fuck? Meron ba? Meron? Kasi kung meron, may meron ba yung bay sinasabi mo, DJ Byron? Oh. Wait lang, yun ba 'yon? Oh, sige, mamaya. Kung hindi mamaya, i-live ko pa 'yan. Oh, game. Tuloy natin, parang may mali yata akong ano ah, na ito pala dapat muna. Ito pala dapat muna. Wait lang. Oh, ito mga kaeksena, pakinggan muna natin 'to bago yung isa. Oh. Kalat ngayon sa social media, mga umano'y kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy para dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-abuso sa Kingdom of Jesus Christ. Oh. May belta naman dyan ang chairman ng komiteng nangunguna sa pagdinig na si Senator Risa Ontiveros. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya, pero... Oh. Kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilin lang, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko... Yan ang panawagan ni Senator Risa Ontiveros sa mga kapwa niya senador. Na... Totoo naman, di ba? Ito, walang halong kaetsusan. Agree ba kayo sa sinabi ni Ontiveros? For the first time, ha? Umagree ako. O kahit sabihin na natin for the second time around. Umaagree ako sa sinabi niya. At ang hindi ko maintindihan sa mga utak ng mga senador natin dyan, lalo na yung mga pumirma at yung mga ayaw pang pumirma, hindi nila makita yung punto na yon. Senador kayo, bakit kayo pumapanig sa isang individual? Dapat bumalanse kayo. Pero yung lintik na mga senador na yan, ano nangyari? Diba? Kaya sinasang-ayunan ko talaga dito si Ontiveros sa sinabi niya. Oh. Tutol na ipaaresto at paharapin sa Senate Committee on Women and Children si Pastor Apollo Kibuloy. Bukas na kasi ang deadline para makumpleto ni Senator Robin Padilla ang 8 pirmang kailangan niya para baliktarin ang contempt order laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, tanging sila Senators Amy Marcos, Bongo at Cynthia Villar pa lang ang pumirma sa inisyatibo ni Padilla. Oras naman na hindi makumpleto ang mga kailangang pirma, agad makikipag-usap si Ontiveros kay Senate President Mig Subiri. Dito tayo magkakaroon ng ano... Pag itong si Subiri ay pinaantala-antala niya yung pagbirma, nagdalawang isip yan, laglag rin yan. Basta lahat ng kokontra dyan. Oh, tanggal yan. Para mailabas na ang arrest order laban kay Kibuloy. Nanindigan naman si Ontiveros na pwede pa rin ipagpatuloy ng Senado ang mga pagdinig nito kaugnay ng mga pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. In aid of legislation nga raw ito para malaman kung may mga pagkukulang ba sa batas pagdating sa mga pinapayagang gawin sa loob ng religious groups. So, kaya nga maraming nagkakapeste-peste, nagkakalukuhan dyan, nagkakadengguyan dyan kasi nga walang batas na pwedeng ipasok dyan sa kanilang reliyon. Sila-sila lang kasi unless kung mayroong magsusumbong na sila ay ginanito, ginanyan. Tama, mali. Oh. Inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Oh. Paano kung walang employee-employer relationship? Wala bang magagawa dapat ang ating batas? Kung meron namang malilinaw na paglabag, napakalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon, hindi makategorya ng dole
ni ng SSS. Oh, ito nga nakakapagtaka. Yung mga empleyado nyo dyan, si Mike Abe pwede magsalita dyan eh. Diba? Mike Abe, anong posisyon mo sa SMNA dati? Diba? Ay, hindi. Sabi nga pala ni Pastor, dun sa video recording, kapag ka ikaw ay simple lamang miyembro, wala kang bilang sa kanya. Ang may bilang daw sa kanya, di umano, ayon sa voice recording daw ni Pastor, ay pag ikaw ay pastoral. Pag ikaw ay yung nagsiserve sa kanya. What the fuck? What the fuck? Ngayon, alam mo na, Senator Risa, yun ang dahilan daw. Sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Nauna nang sinabi ni Pastor Kibuloy na nagtatago siya dahil sa banta sa kanyang buhay. Nababahala naman si Ontivero sa... Nagtatago sa banta ng kanyang buhay. Di umano. Sabi. Okay? Andito pa ba yun? Tingnan ko nga kung nandito pa yung banta. Ay, wala na. Ay, nandito pa. Ayan o. Sana yan? Ilan ba to? Oh. Wait lang. Oh. Ito po yung may banta ang buhay oh. Oh. May banta ang buhay, nakikipag-meeting-meeting pa, nakikipag get-together pa sa mga vlogger, sa mga kilala niya, mga friends niya, nakikipag-dinner pa. May banta ang buhay niya na. Oh, enjoy lang tayo. Oh, yung mga fake news pa na vlogger yung kasama. Oh. Oh, yan ang may banta ang buhay. Oh, ini pinakita lang natin. Oh, tuloy tayo. Oh, asa na ba 'yon? Wala, tuloy. Oh, game. Pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang tagapangasiwa ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Anel, ko na-send na sa akin yung video, papanoorin ko. Pag ako ginanahan, mamaya din ilalive ko 'yan. Papakinggan ko 'yan nang hindi ko pa napapanood. Kumbaga sasabayan niyo akong panoorin pag ginanahan ako. Oh. Telma Pedernos, hello po. Kalma lang. Oh. Si ano to? Casa Miracosa Direct Jessica Tampos to. Bakit iba pangalan mo? Well, usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganun kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay. Ito diretsahan ng ano eh, ito sa akin ah, diretsahan to. Hindi imposible na pwedeng, ito ay ano, opinion ko lang to ah. Hindi talaga imposible na yung mga akusasyon na may mga korupsyon si Per Ardi o may mga tagutagong kung ano-ano, pwedeng pinapasa kay Kibuloy. Para lang sa akin, opinion lang. Di ba? Hindi po ako nag-judge dyan, ha? Tapos, ngayon, pwede na ngayon, dahil foundation yung sama ni Kibuloy, ngayon, magbibigay siya sa kaibigan. O, sa'yo na itong bahay ko. O, sa'yo na itong bahay na ito. Sa'yo na itong sasakyan na ito. Pero yung pala, galing din pala dun. Di ba? Nagigets nyo? Walang matetrace. Walang mahahabol. Kasi nanggaling sa foundation, kung halimbawa may pagbigyan si Kibuloy, pag pinasa niya kay PRRD, pero sa madaling salita, meron na pala nangyaring alam nyo na. Pero hindi yun, huwag nyo kagad paniwalaan. Imagination ko lang yun. Diba? Kayo na bahala. Ni Kibuloy, kay Duterte, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kibuloy, oh, na tumakas dito sa Pilipinas. Malamang, kaya nga eh. Diba? O, ikaw muna bahala dyan, ha? Oh. Itinanggi naman ang kampo ni Kibuloy na may balak tumakas ang pastor sabay banat kay Senador Ontiveros. Alam nyo, huwag kayong makikilig masyado kay Risa. Dito nakakatawa ang sagot ng abogado ni Kibuloy. Bakit, Direk? Pakinggan nyo, ha? Oh, babasagin natin. Because her reputation for credibility is below sea level. Oh, minak niya si Ontiveros dito na ang utak daw ni yung credibility daw ni Risa Ontiveros ay kasing baba o kasing lalim na ng sea level daw.
Yung pinakamalalim ba yan? Oh. Yung credibility hindi nadali. Sige, nandun tayo. Ngayon, balikan natin si Sandra Camnyo. Balikan natin yung mga nagsasalita sa inyo at yung mga vlogger ninyong nagdi-depend sa inyo. Ano mga credibility niyan? Kayo, Attorney Topacio, ano ang credibility niyo? Diba? Babalik din namin sa inyo. Si Pastor Kibuloy, ano ang credibility niyan? Si PR RD, ano ang credibility? Matanda na ako. Huwag kayong magpapaniwala sa sinasabi ko. Matanda na ako. Nagulyanin na ako. Easy. Niloloko nyo ba kami o niloloko nyo yung sarili nyo? What the fuck? What the fuck? Tuloy natin. If you remember, she was publicly charged by us, huh? A long time ago for tampering with witnesses in the key. Oh. Sa gitna ng mga akusasyon laban kay Kibuloy, kumakalat naman sa social media ang isang post kaugnay ng 17 kondisyon di umano ni Kibuloy para dumalo sa Senate hearing. Una na rito, ang pagpapakita ng mukha at pagpapakilala sa mga testigong dating miyembro umano ng Kingdom of Jesus Christ. Yan, na-discuss natin yan kahapon o kagabi. Pwede nyo replay yan. Ngayon, puntahan na natin mga kaeksena yung ano ni Hontiveros. Para lang itong pinakita ko ay balitang-balita na yung pag-sagot ni Riz Hontiveros kay Kibuloy. Ano to? Ang mga attorney kaya kapag nagdi-depend ng kriminal, mapupunta sa impyerno. 'Di ba? Ano daw? Kahil gayang-gaya direk ka. Eh, gano'n naman talaga yung sinabi niya nun, di ba, nung biglang bumawi si PRRD? Wala akong sinabing adik. Oh, matanda na ako. Naglaki magpapaniwala sa akin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. What the fuck? Oh, tuloy natin. Nagsimula natin yan. Dito na tayo. Kasi na ba ako na wala? Wait lang. Yan. Risa. O oh, yan. Hello po, Ma'am Priscilla Batan. O game, let's start. O. Oh. O game. Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli, Happy Women's Month sa ating lahat. Mga kasama, sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-aka... Ano daw? Sesa, malati po. Baba, malati ha. Ala, nadarating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. What the fuck? Tinan mo yung facial expression ni Hontiveros. Oh. Ngayon, totoo naman, di ba, kagabi pa natin sinasabi, sa tanang buhay natin, ngayon lang tayo nakarinig ng iniimbit at pinapatawag sa Senado. May condition, 17 pa. Nakakaloka. Kaya, kung din yung galitin ng anak, ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Vibrator. Si Boy Vibrator. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. Ang tawag dyan, demokrasya. Si Robin talaga, oh. Robin, mamaya ka na sumingit. Ano ba naman yan? At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? Boom! Kaya dito, bumilib ako. Binara niya eh. Ba't kami mag-a-adjust sa'yo? Sino ka ba? Di ba? Parang ganun eh. Ba't kami mag-a-adjust sa'yo? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. What the fuck? What the fuck?
Wala ka pala, Mang Kanor eh. Wala ka pala eh. Anong rebat mo, Mang Kanor? Ano, wala, wala ka. Ginanyang ka lang ni Ontiveros eh. Kawawa ka naman. Wala, panis. Anong gagawin mo kay ano? Kay Ontiveros, pagka ganun, sumasagot-sagot pa sa'yo. Kibuloy! Kibuloy! Ano sagot mo? Sumagot ka dyan. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Patay ka di ha. Lagot tayo. Tuloy natin. Woo! You will not mock the system of checks and balances during our watch. This is not up for debate. Oh. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog. Pero bumabasa ka pa rin, Risa eh. Ito ang ayaw ko dito kay Risa Ontiveros eh. Basa ng basa eh. Ano ba, ulyanin ka ba? Yan ang hindi ko trip dito eh. Diba? Ikaw na nga ang committee, ikaw na nga ang chairman. Dapat nasa puso mo yan. Alam mo yung sasabihin mo. Daig pa kita, oh. Panis. Easy, easy. Talay natin. Ito mo si Daisy Taglay, diba? Oh. Nagpakita na lang sana siya sa Senado. At nagbigay ng statement on record. Oh. Ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras. Totoo yan. Tungkol naman sa pirmahan. Ayan, pirma. Para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy. Oh, yan na. Ang huli nating balita ay apat pa rin sila. Mm. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin. What the fuck? What the fuck? Talaga naman. Mga colleagues. Oh. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings. Sabi ni Minerva Alde, palagay mo pag pumunta nga si Kibs, babalaurain din siya ni Tulpo? Doon natin malalaman yung tapang ni Tulpo. Alam nyo, kaya ako gusto kong pumunta si Kibuloy dyan sa Senado. Yan ang gusto kong mapanood kung talagang papalag si Rapi Tulpo sa Son of God. Kung papalag at gagamitin ni Rapi Tulpo yung pagiging grandstanding niya. Sana pumunta ka na, Pastor. Sige na, oh. Oh, Spark Plug, hello. At Sara Onares Yasu, oh. Lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Oh. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. Wait lang, wait lang. Brutal Noodles. Sagutin natin. Question direct. Talaga bang ang Senado ang venue para klaruhin ang pangalan laban sa aligasyon? Hindi ako kampi. Kahit kanino pero sana sa nakaraan nasabi hindi yun ang venue. Eto nga. Makinig kang mabuti. Paliwanag ko ulit ha. Ito po, i-correct nyo ko kung may kulang, kung may mali. Pero ayun no, sa aking kakaperanggot na kaalaman at utak at nalalaman, merong kapangyarihan ang Senado magkaroon ng pagdinig o hearing, lalo na kung ito ay aid of legislation. At merong kapangyarihan ang Senado na magpatawag ng mga tao o magpasubpina dahil nasa batas nga ang nasabing pagpapatawag. Naintindihan natin yan. Maliwanag. Ngayon, kung ito ay susundin nga natin at ikaklaro natin na hindi yan ang tamang venue, so ano ang masasabi natin sa mga nakalipas na mga nagdaang pagdinig sa Senado na doon meron silang mga ginawang mga alam naman nating may senador na nagbintang, may senador na nagpakulong, may senador na naghusga. Naintindihan nyo? So, ano ngayon ang masasabi nyo doon? Kung gano'n naman pala, edi malilinis ang pangalan ng mga taong dumaan sa mga nakaraang pagdinig.
malilinis at dapat hindi sila pinwersa at hindi dapat sila nandoon. Dapat diretso na sa korte. Kasi nga meron silang alin? Karapatan. Magiging double standard to. Diba? Accomplice clever by angel. Mamaya na may utang ako. Wait lang. Diba? Hindi ako sa nagmamagaling ha. Pero magkakaproblema at magkakaproblema dito. Contradicting to. Sa totoo lang. Diba? Anong saysay ng mga nagdaan kung halimbawa't ganyan ang ating ipapalusot? Halimbawa ako, dumaan ako noong nakaraang hearing, 'di ba? Tapos inilalaban ko, dinidepensa ko na hindi ito ang tamang venue, pero dahil maliit na tao lang ako, sinabpina ako. Kaya natakot ako, kaya ako nagpunta at doon na balahura ako, kunyari lang, doon na pagbintangan ako. Kahit na dadating din naman kami sa korte. Tapos ngayon, pagdating kay pastor, papairali natin yung ganon. Ano to, selective tayo? Ano to, may kinikilala tayo? Ganon? Dahil son of God? Nagigets nyo ba? O, hindi patas. Yung iba, dumaan ng maayos at nakikooperate sa Senado. Tapos yung pastor, hindi. Ano yan? What the fuck? May problema tayo diyan, 'di ba? Angel clever by ano? Salamat ah. Oh, kalma lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh. Sa akin kasi Drake, hindi ako naniniwala. Mamaya paparinig ko sa iyo. Kahit tatlo, bibigyan ka ng tatlo. About dun sa sinasabing in aid of legislation. Ito na lang tatanungin kita. Ha? Okay lang ba sa'yo na may isang mataas at maraming koneksyon o kilalang tao o sikat na bastusin at hindi sundin ang batas ng Senado? Okay lang sa'yo? Tatanungin kita, brutal noodles, hindi tayo nag-aaway. Pinapaintindi ko lang. Okay lang ba sa'yo na kapag ka itong mataas na opisyal, ay hindi pala opisyal, mataas na leader ng relihiyon at kilalang tao, okay lang sa'yo na huwag siyang dumaan sa ganun. Okay lang. Pero pag ibang tao, ginawa ng mga senador dyan, lalong-lalo na si Robin Padilla, isa pa yan sa mga, gusto mo, opakan kita eh, huwag mo akong ganyan-ganyan ha. Sila Joseph Estrada, ikaw put... Si Rapi Tulpo, ano? Oh. Kung ganun din lang, mag-resign na kayo. Ang kakapal na mukha nyo, N-I-U-T-I-L kayo. Oh, sino pa? Si Joel Villanueva rin, isa rin yan. Halos lahat sira dyan. Gumawa sila ng mga eksena sa Senado. Oh. Yun na nga eh. So dito lalabas na may pinipili lang OBIP si Kibuloy. Dito pinapakita nila na merong kinikilingan talaga yung batas. Dito may kinikilingan. Pag ginawa nilang hindi talaga yung sumipot at hindi pinakulong o hindi inano yan. Nagigits nyo ba? Diba? Nakakalungkot lang, no? Kasi son of God, ganun na. Hindi pwede. Pagtatanggol ng senador. Kaya nga X na yung mga senador na yan eh. Diba? Yun ang isipin nyo. Oh. Pag iba, contempt. Pag si Kibuloy, ay hindi. Ano yun? O. Oh. Diba? Nabalitaan ko lang po yan sa inyo rin, sa media. Oo. Ngayong umaga ba or kahapon lamang? So, tingnan po natin kung anong ground ang ma-i-raise nila sa Korte Suprema. Second question of Senator Robin, said, if you paid together enough signatures, you will ask the committee to well, mabuti kung ipaliliwanag nila ang magiging basis nila kung sakali. Wala akong maisip na basis. At bilang taga-pangulo ng komiteng iyon, ang masasabi ko lamang ay didinigin ng komite ang resolusyon
hanggang matapos ang aming trabaho dyan. Not a day later, not a day earlier either. Oh, may nagtatanong ha. Wait lang. Pero sa posisyon niyo ay parang hindi na magbabago. So parang may touring ba na pagsayang ng oras, suntok sa buwan yung efforts ni Ginoong Senator Robin Padilla? Ah, never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto, na sa simula parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan, at naging daan din para palalong pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Citizen Insight, in general direct, meron na ba nagawang batas based on aids of legislation para kasi nagiging venue of grandstanding? Yun na nga eh, di ba? In aid of legislation. Kaya siya pinapatawag dyan para mas malaman yung mga detalyadong pangyayari. Hindi naman sinabing aakusahan lang eh. Alam nyo kung ano yung nakakalungkot dito? Nang dahil sa mga senador na mga nagbida-bida dyan, hindi na natin papangalan at kilala nyo naman si Rapi Tulpo, na grandstanding, di ba? Ngayon, yung mga yon, kung sasabihin nyo, kasi ang dami nag-grandstanding dyan, kaya hindi na pupunta si Kibuloy kasi inaakusahan siya, inaakusahan ganito, ganyan-ganyan. Baligtarin rin natin, di ba? Ngayon, kung kayo pala yung nandoon sa hearing na naging biktima nila Rapi Tulpo, nila Badilla, nila Jinggo, JB, yung mga yan na nagkaroon ng pagdinig na kung saan doon sila pinahiya, minura, discriminate, di ba? So, mababaliwala bang lahat lang yon? So, walang kwenta lahat yung ginawa nilang grandstanding, di ba? O, papayag ba sila na ganun-ganun na lang? Kaya nga sila nagkakaganun eh, di ba? O, tanggalin ang salitang in aid of legislation kung wala kang kasalanan, ba't ayaw pumunta? May point ka dyan. Sabi ng Teres Hellman, kung walang kasalanan, bakit hindi ka pumunta? Grabe na ang political system sa Pilipinas. Yan ang usap-usapan dito sa US. Where is the country leading to? Comedy Senate. Nakakalungkot nga po eh. Sa totoo lang. Di ba po, makikita natin mga senador ganyan. Imbis na pumagitna at manimbang, wala. Nandun sila sa may utang na loob. What the fuck? What the fuck? Di ba? Oh. Kaya dapat talaga pumunta si Kibuloy. Malaman natin ang mga disposisyon o mga posisyon ng mga senador ngayon dyan. Oh, ibang usapin kasi yan eh. Oh. Pero is there any chance, even slim chance na magbago yung position niyo dahil sabi ni Senator Robin parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayaan lamang daw sa judiciary. May mga precedents sa ating korte at kahit dito sa Senado. Sabi ni Mel Salvo, hindi naman siya harap si Kibuloy as accused, but siya ay magiging alin? Resource person. Correct. Kaya kasi, natatakot lang naman yung iba, lalo yung mga alagad ni Kibuloy, sa gagawing mga... Sino ba kasi yung nagpauso ng grandstanding? Sino ba yung nagpauso ng palay detector test? Sino ba yung nagpauso na magpasikat, magmura-mura dyan sa mga resource person? Di ba? Oh, yun ang sisihin nyo. Yun lang naman eh. Siya lang naman ang bukod tanging ganyan dyan. Yung magsasabi ka agad na magnanakaw ka, magsasabi ka agad ng kriminal ka.
Yung nasisihin nyo, yung iba naman hindi eh. Dati namang hindi ganyan sa Senado eh, nung nadumating lang isang senador dyan eh. Oh, di ba? Masyado kasi hindi pa nga nila nalalaman kung paano gagawin. React na kagad ng react. Dapat dito, antayin nyo muna, masalang siya dyan sa Senate hearing na yan. Doon pa lang, kitang-kita mo na eh. Oh. Kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay... Brutal noodles, di ba? Alam naman natin yon na dapat talaga korte ang proper venue. Pero may kapangyarihan din kasi ang Senado na gumawa ng pagdinig. Yun nga lang, hindi sila pwedeng mag-alin. Maging judge dapat dyan. Which is ginagawa ng isang senador. Di ba? Kaya nagkandaleche-leche yung ganyang klaseng investigasyon o in aid of legislation dahil sa ganong bida-bida. Oh. Sino ba naman may ayaw na mapunta sa korte yan? Oh. Nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema. Dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko rin ibahagi sa inyo yung mga precedents, no? Tungkol po dito. Yan, di ba mas okay yung ganyan, Risa? Hindi ka nagbabasa? Mas, ano, mas may dating ka. Pero pag nagbabasa ka, nawawalan ako ng gani. Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. O, kita nyo, kaya naman palang hindi magbasa. Di ba? Di ba, Daddy Yo? Daw silang nakikita na in aid. Kailangan itong investigation na ito in aid of ito na yung tanong nyo. Ito. Inflation. Kaya pinatitigil nila. At yun na nga, nabanggit na anyway, may criminal case naman na let the court decide and not the Senate. Yan ang palusot nila. Tesi buwaso ni Lou. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Quiboloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay... Hindi, sa totoo lang, hindi naman ito ganun eh. Hindi naman siya ganun eh. Yung isang senador lang yung ganun. Hindi ko napapangalanan kung sino. Siya lagi yung may pagtumbok eh. Yung Rapi Tulpo lagi yung may pagtumbok na ikaw pala eh. Siya ka palang ganito ka eh, ganito ka ganyan ka eh. Ano, umamin ka na. Hindi ka aamin? Gusto mo? Lie detector test ka namin? O, naka-out ka, naka-under-out ka, papakulong ko namin sa baba, papakulong ka namin. Gusto mo? O, gusto mo? Linisin mo yung pangalan mo? Yun ang sisihin nyo. O. Larangan ng korte, pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan. Kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, eh may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ang aking mga kasama dito sa Senado, may at least tatlo nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinamo ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing. At tama kayo dyan. Tama kayo sa sinasabi nyo. Ito si Citizen Insight. Hindi naman nila pinag-uusapan yung merit ng kaso dyan eh. Di ba nga, pagka medyo yung senador nanguhuli ng tanong, ano sinasagot ng mga resource person o nung sinasabing suspect? I invoke my right in self-incrimination. Tapos biglang sasagot si Bato, I don't care! I don't care! Kaya pa yan! Sumagot ka! O, yun yung mga ganyang klaseng tao. Yan yung kinakatakutan nyo. Ikakakampi nyo nga si Bato, di ba? O, huwag kayong matakot. Ba't kinakatakutan nyo yung mga multo nyo? Mga kaloka kayo. Bad trip eh, no? O, taroy. At saka nga, ito,
paulit-ulit na naman ako dito, pagkumparahin nyo na lang yung nangyari kay Aguila, kay Senior Aguila at ngayon kay Kibuloy. Si Senior Aguila, malayo ang lugar din niya, pero anong ginawa? Dumayo ng Maynila, humarap. Si Kibuloy, may pa-jet-jet pa, gusto pa, ang sumagot na expenses, gobyerno, ang kapal talaga ng mukha din niya, matandang yan eh. Diba? O, asa ng hustisya doon? Diba? Si Senior Aguila na sabihin na nating small time na bulaang propeta versus sa big time na propeta na bulaan din. O, ano? Ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Oh. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. Oh. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas? Dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin para bantayan yung freedom of choice talaga nung tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Mm. Pangalawa, inability of our labor laws. Ito, napapanggay nyo ba? In aid of legislation nga, yung gagawin dyan, unang-una, sa ginagawa nilang, hindi naman sa panghihimasok sa relihiyon nila, sa grupo nila. Kaya nga po, abusong-abuso sa mga reliyon yung mga ganyan. Wala po kasi kasing batas na sasakop. Paano ba ang sistema nyo dyan sa loob? Kayo ba dapat ay may, alam nyo, alituntunin na kapag ganito, di ba, kagaya nung voice recording na pinakinig ko sa inyo, anong sabi ni Kibuloy? Once na ikaw ay pumasok sa kanya, hindi ka na pwedeng lumabas, kung hindi, papatayin ka. Di ba dapat may freedom ka to choose? Yun ang sabi. Pag ginagamit nila yung term na paghihiwalayin ang estado at ang relihiyon. Pero pag pumasok ka sa relihiyon, dapat doon din may freedom ka rin to go and to go out. Eh dito kay Kibuloy, hindi na kayo pwedeng lumabas. Dahil malalaman nyo na ang mga agenda at sikreto ng ating samahan. Diba? Oh. Single ako, kaya pinag-aagawan nila ako. At kapag hihindi ako, babaligtarin rin nila ako. Ang tawag dyan? Ang tawag dyan, demokrasya. What the fuck? What the fuck? Tuloy. To sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer? Aso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI. Na hanggang... Oh, ito, yung pangalawang sinasabi ngayon. Paano ba? Kasi sa kingdom, meron siyang workers na tinatawag. Merong mga miyembro na workers para sa tagagawa ng landscaping niya. Ngayon, yung mga yon pinapasahod ng magkano. Anong sabi? $4 ba yon sa interview ng National Geographic TV? Yan ba ay dapat sumunod sa ating batas o estado o sa batas lang nila? Kasi may labor code tayo, may dole tayo, tapos magpapasahod ka dahil nasa kingdom mo, hindi ka na pwedeng sumunod sa batas ng ating bansa, ganun? O ngayon, may paglabag ba o wala? Di ba napanood nyo naman sa National Geographic Channel na pinakita natin dito, meron siyang mga empleyado, pinapasahod niya lang ng magkano? O, tama ba yon?
Oh, so inaabuso yung karapatan ng isang Pilipino o isang mamayang Pilipino o kahit tao na lang. 'Di ba? Anong klasikang pastor? Anong klasikang pinuno kung ikaw mismo inaabuso mo yung karapatan ng miyembro mo? O ngayon, may tama, may mali. What the fuck? Oh, tapos meron pa silang obligasyon na tithes na tinatawag. Ngayon, open up your eyes. Open up your mind. Doon ba walang mali? So ngayon, anong ang aid of legislation doon? Yun na nga, oh. Oh. May nilabag nga eh. Oh, ngayon, hindi pwedeng pakialaman ng Estado? Anong sabi mo, Robin? Ang tawag dyan, demokrasya. Patay tayo dyan. Ngayon, hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS. Grabe naman to si Daisy. Taglay mo ka, may tama ka dyan. Oo na. Mana ako sa'yo eh. Oo, gumaya pa tong isa. Kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, or kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit. O yan, yan, pangatlo. Kailangan yan, ma-confirm yan, totoo ba ito, kibuloy o hindi, nang kaharap niya yung mga testigo. At syempre, kung yan ay halimbawang totoo, bakit mo pinanglilimos? Alam naman natin na meron tayong batas na bawal ang magpalimos at bawal ang nanlilimos. Diba? Correct me if I'm wrong kung alin sa dalawa doon. Diba? Bawal tayong magbigay ng limos. Kaya nga, kaya nagkaroon ng batas niya kasi ang daming mga ganoon na ang ginagawa. Minsan naloloko pa. Minsan sila mismo yung masamang tao. Nililimusan mo na, nanakawang ka pa. Kaya may, hindi ko lang alam kung kailan pinatupad yung ano na yun, matagal na ba. Pero sa pagkakaalam ko, bawal ang magbigay ng limos. Bawal ang nanlilimos. Correct me if I'm wrong. Pero dito sa sumbong ng mga nagsasabing dating miyembro, at alam kong alam nyo rin sa, yung iba sa inyo, na usong-uso yon na self-study po akong estudyante. Self-study nga eh. Salamat ano ha, R5 Moon. At sino ba yung kanina? Nakalimutan ko. Mga moderator, sino ba kanina nagpa-member din? Nag-renew pala? Nakalimutan ko. Sobrang busy ko. Di ba? Doon pa lang may paglabag na naman si Kibuloy. 'Di ba? Paano nangyaring pwede 'yon? Anti-mendicancy law. Salamat Atabs Pangka. Thank you, thank you. Natalino talaga ng mga nanonood sa akin. Buti pa sila matalino, sana all. 'Di ba? Maraming salamat R5 Moon. Sino ba 'yung isa? Pare, sasabay ko na sila. Tuloy. Para makapaglimos. Oh. Ng pera. Ayun si Connie Takagi. At Arman po, R5 Moon, thank you sa inyo ha. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tuloy natin. Oh. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba, masasite ba yung kalayaang iyan, lalo na nung religious leader, para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon. So, ayun pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ang aking mga kasama, at least tatlo na, at seryoso, ang mga batas at posibleng gaps sa ating batas na nakocover na. Ito ang linaw, no? Kaya yung mga senador na talagang nagbubulag-bulagan, di ba? Pero gusto kong palakpakan dito si Risa Ontiveros, ha? Maganda yung banat mo ngayon. Okay yung ginagawa mo ngayon. Oo, papalakpakan kita.
Oo, kahit sabihin mong dilawang ka, kahit sabihin mong nagbabasa ka, papalakpakan kita kasi maganda yung nangyari dito sa sinasabi mo. Hindi ano, alam mo yung hindi ka duda-duda. Pero siguraduhin mo lang yan, Risa. Na yung mga resource person na yan at mga testigo mo, legit yan. Kapag once na yan ay may mga nagtalunan dyan, naku po, babalikan kita, sinabi ko sa'yo. Babanatan talaga kita ng bonggang-bongga. Gagawan pa kita ng dramatization. Mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Kiboloy. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, few days ago lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator of the Kingdom of Jesus Christ. Ang tawag dyan, demokrasya. Ano ang nakikita niyong mensahe na gustong iparating nito amidst the controversy sa committee? Ewan ko kung gusto nilang iparating, pero yung mensaheng nakakarating sa publiko eh, lalong dumadami ang mga issue at lalong lumilinaw kung ganong ka intertwine ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Kiboloy. Dahil usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganun kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Hoy Marco, anong sinasabi mo na in love kay Risa? Busit nga ako dyan, may in love pa ako. Pektusan kita dyan eh. Ako may in love dyan. Hello, excuse me. Ang tawag dyan, demokrasya. Di ba, Mila Thomas? Tawa ka ng tawa dyan, sampaling kita eh. Isa pa, dahil ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi makatakas si Kiboloy. Salamat po, Aling Monang. Aling Monang, salamat ha. Kiboloy. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, ano lang, yung can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Rodrin Villarosa, thank you ah. Salamat. Oh, shout out daw. Nakarobas ka, Direk. Hindi nga eh, parang inaantok mo yung mata ko. Easy. Ang tawag dyan, demokrasya. O, bakit? Charot. O, naniningkit na yung mata mo, Drek, eh. Hindi, may, ano, mainit kasi dito. Sa, doon sa loob kasi, ano, may aircon. Dito sa sala, walang aircon. Hindi kaya. Yung aircon namin pang kwarto lang, hindi pwedeng makasasakop dito. Kaya, ano, mainit sa mata. Pagpasensyaan nyo na. Kayo kaya dito, gusto nyo? Charot lang. Naka-electric pan lang ako. Yun yung electric pan ko, ganito pa kalaki. Try natin. So, halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Kiboloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Christine Jimenez, itulog mo yan, Direk. Itulog ko? Okay, bye. See you again tomorrow. Charot. What the fuck? What the fuck? Charot lang. O, tuloy natin. O. O, bakit? O, bakit? Ganon. Oo. At
marami pang iba, 16 pa. Mm-hmm. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17 o kung ilan man siya naging ano, kasi yun na nga sabi ko kanina, ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga condition ko. May condition. Mm-hmm. Tapos 17. Sabi ko nga dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito. Ma'am Therese Hellman, meron na pong unsealing nung arrest warrant kay Kibuloy. Inaantay na lang po yung Kumilos, yung FBI para sa extradition. Kaya nga po takot si Kibuloy eh. Kasi pagka pumunta siya ng Senate, tas nag-hearing, tas pinakontempt siya, nakontempt siya doon, andun na siya. Tas pag biglang dumating yung FBI na extradite, patay. Diretso na. Kumbaga parang it's a trap. Di ba po? Oh, di na, kaya takot nga eh. Tuloy natin. Oh. Halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. Saan ka nakakita? Saan ka nakakita na yung chairman ng committee na magsasagawa ng pagdinig, i-cross-examine nung nasasakdal o tawag dito, inaakusahan? Talaga nakakasura talaga tong 17 set ng condition ni Kibuloy, patawin no. Oh. Direct i-contempt mo nga ako. Hey, tumigil ka diyan. 'Di ba? Oh. Humigi din siya sa gobyerno na pang gobyerno para hindi arestuhin ng FBI. Kapal ng mukha eh no. Oh. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. Komedyante si Kibuloy eh, no? Madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga. Ba, gusto nga po maglatanig ng banig ni Kibuloy. Kagaya ng mga tao niya dyan sa may Bonifacio, may mga tent pa talaga. Hanggang kailan kayo tatagal dyan? Out of this world. Out of this world pala. Ring kalimbawa. Si Banat Bay, hindi himod with, ano, himod puwet na rin kay Kibs. Oo, ano sabi niya kay Kibs? Honestly, real talk ha? Oo, agree daw siya kay Kibs, ay, disagree daw siya kay Kibuloy kasi bula ang propeta. Pero andun siya. Pero pinagtatanggol niya si Kibuloy. Oo, naniniwala siya sa bula ang propeta. Anong tawag doon? Tanga. Siya may sabi nun, di ba? Si Kibuloy, pagdating sa religion, isang bula ang propeta. Sablay talaga yan si Kibuloy. Yan ang sabi ni Banat Bay. O, eh, ba't naniniwala ka sa bula ang propeta? O, isa ka rin tanga. Di ba? O, antang tawag doon, hindi demokrasya, katangahan yun. O. Number 14, all expenses incurred from this trip. Kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama. Malaki yung kanyang ano. May 50 katao na personnel. Security niya yun na 50. Tapos sagot yun ng gobyerno ha. Expenses nila papunta sa Maynila o dito sa Senado. Pangkakapal ng mukha eh. No? Kaloka eh no. Raz, all expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA
Food according to my dietary requirements. Meron pa, dietary pa. Kailangan ay ipapakain kay Kibulo yung kanyang sinusunod na dietary channel ng toro. What the fuck? Kumbaga sa ano, halimbawa, vegetarian si ano, kay Buloy, kailangan yung mga veggies ko, ha, wag masyadong overcook. Kailangan dyan, konti lang yung salt. Tapos mga sprinkle ng pepper. Anong pepper yan? Peppermint. Easy. Hello, talagang out of this world talaga. Oh. And fees for accommodation in a 5-star hotel. Aba, at 5-star hotel pa ang animal. What the fuck? What the fuck? Woohoo! For me and my party, must be shouldered by your office. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel, 5-star hotel. Maraming nagsasabi na posibleng taktika lang yan, hindi naman talaga aatin si Kibuloy. Parang nang aasar lang siya, nang hindi delay lang. May posibilidad na ganon. Pero sa kabilang banda, kahit nasabihin nating nang aasar siya, pinagmumukha niya lang engot ang sarili niya. Kasi sa mata ng tao, yun ang magiging dating doon. Kahit nililin lang niya yung tao na akala niyo naman pupunta ako, ginawa ko lang yan, panlin lang. Kahit na, itong ginawa mo, nagmukha ka lang ewan. Diba, Angelina? Magastos po ang resource person natin. So ma'am, kung halimbawang gano'n, magjet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kibuloy? Posibleng nandito pa rin siya sa mga inaasta niyang ganyan. So lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado. Ano ma'am yung, well, 4 pa lang yung nagsasign, no? And kumbaga sa ano eh, medyo mas meron kayong talagang fighting chance na eventually makahingi ng arrest order kay SP. Ma'am, kung halimbawang tomorrow, hindi talaga mabit yung required 8 signatures, paano po yung magiging takbo, yung susunod from your end, ma'am? Bukas ay 7 araw na mayroon ang aking kasama dito sa Senado mula nung una nilang minanifest ang kanilang objection na makabuo ng majority ng komite o 8 para mag-object ng sama-sama. Kung bukas ay hindi umusad mula sa 4 ngayon, papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin, magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy. At ifo-follow up ko kay SP na ipa-aresto na siya para dalhin dito para sa wakas, humarap na sa Senado, sumagot na sa mga tanong tungkol sa kanya. Okay. So, mga kaeksena, I think I'm sober overtime na. So, dito, kasi ang dami pa po eh. Pag sinipag ako maya-maya, pag sinipag lang, pero malamang bukas to, maiksi lang naman to eh. Halos 2 minutes lang to, yung di umanong pinagtanggol na daw ni BP Sara si Kibuloy. Re-reaksyonan natin yan bukas at hahanapin natin kung may mahaba pang video niyan. Pero ngayon, dito muna natin puputulin ang ating live stream, okay? At sa lahat ng nandito at nakasubaybay pa rin, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga bago nating subscriber at sa mga dati na din, maraming thank you po. At sa mga Team Replay, maraming salamat po sa inyo ng sobra-sobra. At makita po ulit tayo, kung hindi man mamaya o bukas, abang-abang lang po kayo, kaya i-bell all nyo po yung ating subscription at supportahan nyo na rin po yung second channel natin, Direct Freddy Valera 2.0. Dalawa po yung YouTube channel natin, Direct Freddy Valera 2.0. Okay? Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat. At I love you and see you again sooner. Bye! Thank you guys. Love you!